Welcome and happy listening to Radio Inter FM live program here at FM 105.8 MHz. Leading the Radio Inter FM, we have our editor in chief, Mr. Dogan Garcel. And for the Filipino programs, we have our program leader, Ms. Sally Ria Malayan of the Filipinske Hjelpesamfunn in Norge, or the Filipino Helping Society in Norway, FHS. You can now listen to our programs if you visit the interfm.no website. And you may also contact this radio station for inquiries by sending them an email at interfm@online.no. If you want to give us a ring, you can always call our studio phone number 320-13007. For those who wish to give the Filipino Helping Society an email, feel free to send it to info@fhsnorge.org. You can also get in touch with us by sending us a message on our Facebook page, The Filipinska Hjelpesamfunn in Norge, and you can always visit our website at fhs.org.no. Mabuhay at maligayang pakikinig sa Radio Inter FM live program dito sa FM 105.8 MHz. Ang pinuno ng Radio Inter FM ay si Dogan Garcel. Ang pinuno ng programang Pang-Filipino ay si Sally Ria Malayan ng The Filipinske Hjelpesamfunn in Norge o The Filipino Helping Society in Norway, FHS. Mapapakinggan ninyo ang programang ito sa aming website na interfm.no. Sa mga gustong magsulat ng email sa radio station, ang mag-email lamang po sa interfm@online.no. Ang telepono sa station ay 320-1300. Kung nais ninyo namang mag-email sa amin, isend lamang ito sa info@fhsnorge.org. Maaari din kayong mag-chat sa aming Facebook page na The Filipinske Hjelpesamfunn in Norge. Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eunice Manalo, nagmula sa Oriental Mindoro, isang proud Kalapeño, at ngayon ay kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Oslo dito sa Norway. Nais ko kayong imbitahan upang maging bahagi ng organisasyong FHS o ang The Filipinske Hjelpesamfunn in Norge. May mga programa kami tulad ng libreng pagsasanay sa wikang Norwegian, career guidance, pagpapayo sa kalusugan, information exchange mentoring program, relief action sa panahon ng mga krisis o sakuna. Ang pangunahing layunin ng aming mga gawain ay para makatulong sa ating mga kababayang Pilipino na naninirahan dito sa Norway at gayon din ang mga maliliit na grupong migrante dito. At syempre, layunin din natin na tumulong sa ating mga kababayang nasa Pilipinas. Bisitahin ang aming FB page na The Filipinske Hjelpesamfunn in Norge. Sisimulan namin ang mga nasabing gawain o programa sa darating na 2021. Aasahan namin ang inyong mainit na pagsuporta. Maraming salamat!
Welcome! Ngayon, ikaw ay nakikinig sa COVID Info Drive ng Pandem Chicks, brought to you by the Filipino Helping Society in Norway. Lahat ng impormasyon ay nanggaling sa Norwegian Institute of Public Health. Hi everyone, this is Chris, one of the new volunteer of PIM Helse. So now, I'm going to share the information about the shorter travel quarantine for protected people and children under the age of 12. So people who are protected and children under the age of 12 who present a negative result from a test taken 3 days after arrival will be able to end travel quarantine. And travel quarantine is an important measure in order to prevent imported cases of COVID-19. So there is still a risk of protected people contracting COVID-19 and transmitting infection, but the risk is far lower than for unprotected people. And it is a work requirement that the person can present the negative result from PCR test taken no sooner than 3 days after arrival in order to end their travel quarantine. And lastly, a person must be able to provide documentation of their protected status by logging into helsenorge.no. For example, if it is suspected that they have breached their duty to quarantine. Shorter quarantine for children. According to the Norwegian Institute of Public Health, there is a lower risk of transmission to children than the adults. And the children under the age of 12 are presumed to have 50% lower risk of contracting COVID-19 than the adults. And the Norwegian Directorate of Health and the Norwegian Institute of Public Health believe that the same travel quarantine rules that are now being introduced for protected people should also apply to children under the age of 12. And the Norwegian government has asked the Norwegian Directorate of Health and the Government Institute of Public Health to assess whether young people age 12 to 18 should be able to end travel quarantine early following negative result from a PCR test taken no sooner than 3 days after arrival. And lastly, we have recently learned that a single vaccine dose may offer less protected against the Delta variant of COVID-19. And different rules may therefore be introduced for people who are fully vaccinated. And of course, the international travel is not advised. Testing at the border will continue, among others, reason to keep variants of concern under control. This measure will be kept in places as long as necessary and proportionate. All travelers, including protected people, must be prepared to be tested upon arrival in Norway. And the Norwegian government still advises against unnecessary international travel. And the following groups are defined as protected. First, people who are fully vaccinated. Second, people who have received one dose and 3 to 15 weeks of have elapsed since they received their dose. And lastly, people who have had COVID-19 during the past 6 months. Yeah, so again, this is Chris from Pandem Chicks. Thank you for your listening and see you next time. Ayan, magandang gabi po sa ating mga viewers dyan. And everybody,
lahat po ng mga tao nanonood ngayon, sumusubaybay sa ating radio station. Nais ko pong ipakilala ang napakaganda kong co-host, Miss Maricar King. Hi, Miss Maricar. Hello, Maricar. Salamat naman doon. And hello po sa talaga ating mga viewers. Yan. Ayan. Basahin natin yung mga comments nila, no, Maricar? Okay po. Ayan. Galing kay Miss Maria Christine Clerigo. Hi, pretty host. Salamat. Salamat kay Maria. Kay Yons Ledesma naman, go Chrissy Abalayan. Yeah, si Miss Chrissy yung nagbigay po ng COVID info drive info natin. Drive. Yes, kay ganda. At ayan, sa ating Kapwa Kultura Noypi member, Miss Rachel Rage. Hi sa lahat po ng mga ka-FHS. Magandang gabi, magandang gabi. So ayan nga, Maricar. Napaka-special. Yes, napaka-special ng week na to, di ba? Opo, dahil hindi ko yung makakalimutan at bawat Pilipino hindi po dapat makalimutan itong celebration na ito, itong pagdiriwang na ito. Ano po bang pinagdiriwang natin, Ma'am Dasal? Ngayon, ay nahiya naman ako dun sa Ma'am tsaka sa Miss Dasal na lang. Yun nga, dahil bago pa lang din sa si Marika, bagong volunteer pa lang din natin ng FHS. So, yes. Ayun, natutuwa naman kami at kami na pa-unlockan ni Maricar, right? So, ayun na nga, Maricar, napaka-special ng linggong ito, hindi lang sa akin, hindi lang sa'yo, kundi sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Tama? Dahil isa-celebrate natin ang ating Araw ng Kalayaan. Mm-hmm. Sa Sabado, ating bukas na yan. Opo, ating ginugunita o pinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan o kasarinlan ng ating mahal na Pilipinas. Mula sa kamay ng mga Espanyol noong Hunyo 12, taong 1898. Totoo, napakagaling. Actually, nakalimutan ko na kung ano yung exact date, pero naalala ko yung taon. Google mo. Hindi, yung... Totoo, yung pala date. I mean, nakalimutan ko yung year. Kasi, yung taon. Yun nga. Mm-mm. Nakakatawa. So, ayun nga. Nako, siguradong excited lahat ng Pinoy all over the world, right, Maricar? Dahil bukas, kumbaga sa Norway, di ba? Parang suit na mayan eh. Napaka-special na araw yun para sa ating mga Pilipino din, gaya ng mga nandito, mga Norwegians din. So, ayun. Ano bang balak mo bukas, Maricar? Parang unang-una, siguro kakamusahin ko yung mga kapamilya ko sa Pilipinas. Ganon. Tapos siguro manonood din ako ng mga film natin na ng mga nakaraan ng ating ng historia ng Pilipinas. Oo, totoo. Yun yung parang tradisyon, 'di ba? Kakain kakasama pamilya, maglalakad, manonood ng parada, manonood ng mga history about sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Yun. Magandang plano yun, Miss Maricar. So, yun ikaw nga, ba, Miss Dasal? Ayun. Bukas, ako ay pupunta sa mga pinsan ko. At actually, mag-celebrate kami ng birthday ng pinsan ko. Bukas. Ayun. At hopefully, makanood din ng history movie about Pilipinas. Kung may oras pa. Yun nga, Miss Maricar. Maricar na lang tatawag ko sa'yo, okay lang ba? Sige, sige. Hindi ka naman iba eh. So, ayun. Ayan. Tayo ay mula sa Team Kulturang Noypi. At ikaw ay bagong-bago, fresh na miyembro ng ating team. Kamusta naman sa pakiramdam, Maricar? Masaya naman po. Masaya akong maging kabilang ng isang organisasyon na pinaparamdam sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa ibang mga Pilipino sa ibang bansa na may karamay tayo, may kapamilya tayo kahit sino ka man o kahit saan ka man.
Totoo, napakagaling. At pasalamatan natin ang ating pinuno, ang presidente ng ating organisasyon, si Miss Sally Malayan. At kung hindi din dahil sa ating mga co-members, mga kapwa team na bumubuo ng FHS, hindi magiging posible itong programang ito. Totoo yan, Basil. Yan. At may mga expectation ka ba? May mga anticipation ka ba bilang isang volunteer ng FHS? O expectation ko siguro mas mapapa yung expected kong mas mapalawak yung aking network connection sa sa kapwa Pilipino at of course yung kaalaman dahil maraming binabahagi ang FHS sa atin na kaalaman. At sana marami pang matulungan ang organisasyon ito. Totoo. Yan din naman ang hinahangad ng FHS. Ang matulungan ang lahat ng Pilipino at hindi lamang Pilipino, kundi yung mga minoridad na nakatira sa Norige. The Philippines, kiyalpesan po na yung Norige. Totoo yan. Nakakatuwa dahil napakaraming programa ng FHS, gaya nga ng sinabi mo. At isa na dito ang NOSH training program na ilalunch o ilalabas natin sa susunod na yan. Abangan po natin yan, mga nanonood. At ang bagong-bago lang ay ang au pair support. Sa mga au pair na nanonood, ayan po, maaari nyo lang po kontakin ng FHS kung may mga katanungan kayo o may mga problema kayo bilang isang au pair. At napakaraming programa, Maricar. At nagpapasalamat tayo dahil doon. Oo, Miss Dazzle. At dahil nagsimula din po ako sa pagiging au pair, talagang pasalamat ako sa ganitong organisasyon dahil may natatakbuhan kami or mga au pair. Totoo. Maaari mo bang ibahagi sa amin yun, Maricar? Kasi ngayon ikaw ay isang estudyante na, yeah, di ba? Oo. Ayun. Kamusta naman ang pagiging au pair? Well, maswerte naman ako sa mga naging host ko. Mababait naman sila. Hindi naman din ako nakaranas ng pang-aabuso, ganon. At parang naging kapamilya din nila ako. At hanggang sa ngayon, may communication pa rin po kami, ganon. Binibisita ko pa rin sila. Ayun, napakagandang marinig dahil bibihira lang sa atin o hindi lahat ay nakakadanas ng ganyan, di ba? Totoo yan. Gaya ako, sa kasalukuyan ako ay isang au pair dito sa Schleppen din. Shout out sa Barum chapter. So ayun, isa din po akong au pair at gaya ng kalagayan ni Maricar dati na isa ding au pair dati. Maganda din ang relasyon ko sa aking host family, which is yun ang kinaganda dahil may maganda tayong communication sa kanila at sila din ay malawak ang pangunawa towards sa programang au pair. Diba? Pero ayun nga, Maricar, dati kang au pair at ngayon ay estudyante ka na. Maaari bang malaman kung anong inaaral mo or saan ka nag-aaral? Baka may mga viewers tayo na mga classmates mo pala, di ba? Shout out naman dyan. Ngayon sa ngayon, nag-aaral po ako sa MF, dyan sa Meyer-Schtuwen. Theology and Sociology po yung pinag-aaralan namin. Wow, ganun. Yeah. Sociology and Theology, yeah. Yes. But at the same time, nag-aaral din po ako ng, of course, Norwegian language para matuto tayo. Totoo. Kasi napaka-importante yan, di ba? Kung nais nating magpatuloy ng ating career dito sa Norway, importante talaga, number one, is matuto tayo ng NOSH. Oo. At maganda rin yun para matutunan natin ang kanilang kultura at maibahagi din natin ang kultura natin sa kanila. Totoo. Totoo yung mga sinabi mo, Maricar. So, ngayon, kamusta naman ang pagiging theology student? So, and theology, yan ba yung pag-aaral ng Biblia? Relihiyon. Relihiyon, tama. Yeah. Not specifically Bible, but religion in
the whole context niya. Totoo. Kaway-kaway yeah. sa mga MF dyan. Pati mga Philadelphia tsaka HLT. Oh, yeah. Medyo mahirap. Mahirap, totoo. Totoo. At mamaya, abangan ng mga viewers natin dahil may mga guests tayo, mga students din. Yeah. Yeah. Ayan. At ayun na nga, ikaw ay nasa unang taon, ikalawang taon ng pag-aaral. Nasa ikalawang taon na ako ngayon. Katatapos lang na ang mga exams namin. Totoo. Kasi diba, nung nakaraan lang is parang sunod-sunod yung mga exams, mga tests, diba? Tapos, may isa kasi akong friend na, ayun nga din, student din siya. Sunod-sunod din yung exam nila. At grabe, saludo ako sa lahat ng mga hardworking students. Kasi kasabay ng pagre-review sa exam, magtatrabaho pa tayo, or sila. Mm-mm. Grabe, hindi ko... Wala akong masabi. Saludo ako sa lahat. Salamat. Ayan. Ayan. Ayan, Maricar. So, basahin naman natin ang mga comments ng ating mga viewers, di ba? Ito si Miss Lilia Livra. Livia. I don't know how to pronounce this, but I think she's from Switzerland. And yeah, she said, hugs and kisses to the president of FHS and wife. Greetings from Switzerland. Ayan. Hello. Kay Miss Sally and Miss Eunice. Hello from Miss Lilia. Ang sabi naman ni Oloisa Fe Balagat, mabuhay ang Pilipinas. Yes, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Na-timing dahil ngayon ang tema ng ating radio ay about sa Araw ng Kalayaan. At malalaman natin maya-maya kung papaano at kung may nalalaman ba ang ating mga guests about sa Araw ng Kalayaan. Tama ba yun, Maricare? Opo. Oo. Kung paano nila isine-celebrate ang kalayaan ng Pilipinas. Oo. Matanong ko lang din, Maricare, no? Saan ka pala sa atin sa Pinas? Tubong Bicol ako, and then nag-high school ako sa Manila. Tapos, pagka-college ko sa Cagayan Valley. So, ang dami kong napuntahan. Isa ka palang wanderlust din. Yes. Nakakatuwa. So, Luzon at Visayas. Oo. Hindi ka pa nakapunta ng Mindanao? Ay, hindi pa naman. Hindi pa. Pero plano mo o may balak ka? Baka sa mga susunod na taon. Yung mga tourist spots natin doon. At kung medyo payapa na sa bandang roon. Oo, totoo. Tama. Dahil hindi lang naman, aminado naman tayo na hindi at peace ang bandang south ng ating bansa. Pero napakaraming mga tourist spots doon. At balita ko, napakaganda ng mga beach ng mga dagat at may mga produkto sila na gawang kamay kaya ng mga damit. Mm-hmm. Oo nga, Dazzle, in line with the celebration ng kalayaan ng Pilipinas, sana maging malaya na rin yung mga kababayan natin doon, lalo na yung mga kabataan, malaya na silang, alam mo yon, makakalabas ng bahay nang walang takot. Sana maging payapa na doon. Mm-mm. Yan din naman ang hinahangad ng lahat ng Pilipino sa buong mundo, Maricare. Maging payapa na tayo. Ayan. Totoo. Kung okay na ba itanong, namimiss mo ba ang family mo sa Pinas? Kamusta naman sila ngayon? Opo, miss ko na sila dahil maglilimang taon na ako dito sa Norway at sa limang taon na yon. Hindi pa ako nakakabisita sa pamilya ko. Oh, totoo. Parehas lang tayo, mag-apat na taon na ako sa Scandinavia. Dahil nung una, nagaling ako sa Denmark. Ay, oo nga. Nagpunta din pala ako ng Denmark. So, Scandinavia. Ayan, ang sabi ni Teresa A. Salvador, basahin ko lang po ang comment niya. Nako, Cagayana din pala ang host. Happy Independence Day to all Filipinos right there. Oo, kababayan. Ayan. So, si Teresa din ay isang bagong volunteer natin.
At siya ay from Kulturang Noypi. Mabuhay ang ating team at ang ibang team din ng FHS. Nakakatawa, di ba? May mga randomly ka na lang mamimit na mga kababayan mo pala mamaya sa labas. Di ba? May na-experience ka na bang ganun, Maricar? Bigla mo na lang randomly na-meet. Tapos, uy, taga doon ka pala? Oo. Tapos, yung para bang, wala kasi ako masyadong kakilala sa Pilipinas. Kasi parang bahay, school, ganun lang ako. Tapos dito parang kahit lang ma-meet mo lang sila sa daan, mag-exchange ano na kayo, FB or numbers, and then mag-meet na kayo sa mag-meet na kayo afterwards. Tapos parang magiging sila na yung kapamilya mo dito at magiging takbuhan kapag may problema ka or sila din yung magso-support sa iyo. Yun yung nakakatuwa. At yun din yung isa sa motto or vision ng ating FHS, di ba? Tulungan sa pangalawang tulungan sa pangalawang tahanan. Medyo natang-twister tayo. Yeah. Ayan. Na-experience ko na din yun eh. Lalabas ka lang minsan, lalo na sa Oslo, dahil napakarami nating minoridad sa Oslo, di ba? Lalabas ka lang, randomly makikita mo sa daan or minsan sa Asian shop, uy, kabayan! Biglang gagkinanin ka na lang. Kumusta? Tapos minsan, ano pa yan? Lalapit sa'yo, bubulong sa'yo. Kamusta? Gaganon pa yan. Ah, mabuti po. Diba? Nakakatawa. O kaya minsan, nag-uusap sila, tapos naiintindihan mo yung dialect nila, makikisabat ka na lang. Uy, taga, ganito ka pala. Oo, totoo yan. Nakakatawa. Napakaraming Pilipino sa buong mundo, hindi lamang sa Norway, kundi sa kung saan pang panik ng mundo. At sigurado yan, lahat sila magsiselebrate ng Araw ng Kalayaan bukas. Well, sa Amerika, medyo delayed sila, pero sa Pilipinas siguro, ano na bang oras doon? Sabado? Hindi ko masyadong alam. Ayun. Mag-uumagan na. Nakakatawa. Kasi, ayun nga, medyo busy din itong buwan na to sa family ko sa Pinas dahil lahat birthdays and anniversary. So, nung kahapon lang, nag-celebrate yung kapatid ko. So, siya ay 24 na taon na. Magkasunod lang kami. Belated. At, oo, salamat. Sasabihin ko yan sa kanya. At, ayun. So, nag-send si mama ng mga pagkaing Pinoy. Grabe, ininggit ako. Super. Nagluto siya ng Valenciana. Nagluto siya ng siomay. Yung mga hindi mo ba... Naman. Oo, yung mga hindi mo ba mararanasan na dito sa Norway at sobrang nakakamiss talaga. Ikaw ba, lagi ka bang nag... Sige, Maricar. May Pinosh tayo eh. Lutong Pinosh. Mag-request ka doon, dasa. Totoo. Under din yan ang kulturang Noypi. Oo, nakakamiss ang mga pagkain Pinoy. Ikaw ba, lagi ka ba nagluluto ng... pagkaing Pinoy dyan sa dorm or usually na... Oo. Oo, lagi akong nagluluto ng pagkaing Pinoy. Oo. Naging crave yan. Oo. Rice is life, eh, no? Oo. Adobo, siniga. Yan, paborito ko, siniga. Napakasarap. Oo. Ay, nako, nag-crave tuloy ako. Oo, namimiss ko na nga. Kasi dati, nung mga, I think, taong 2019 or mga 2018, gano'n. Pag nagdiriwang tayo ng Independence Day dito sa Norge, meron tayong parang dun sa may ano, sa may Oslo. No. Akerbrygge? Hindi sa may Akerbrygge. Sa basta malapit sa Karl Johan. May mga stalls, di ba, na nagbebenta ng mga pagkaing Pilipino, ganun. Oo, tama. Sa Oslo, street food ba 'yun? Yun, malapit doon. Kasi nagbebenta ako doon dati eh. Oh, yeah, talaga. Hello, ano ba 'yun? Kay Ate sino na nga to? Sa mga Maria. Belma dyan. Basta mga Belma ang ano tawagan namin.
Oh, yeah. Oo. Ano ba to? Kasi isa lang yung alam kong kain. Ay, sorry. Sinabi na yun, no? Isa lang yung alam kong Filipino restaurant doon. Yung ba yung kain? Ay, yung kain. Iba pa ba yun? Iba yun. Ano lang yun? Kapag on the day of Independence Day lang. Dati nag-set up ng mga maraming mga stores. Ah, I see. Ah, baka wala ka pa kasi dito noon. Ano, oo, wala pa ako. Sinaunang panahon pa ba yan? Oo. Kasi kararating ko lang dito noong 2019. Ayan. Ah, I see. Comment sa mga ano nakaranas noon ng mga bumibili doon. Oo. Comment lang kayo dyan. Comment kayo kung namimiss nyo na ba yon. Oo, nakakamiss nga. So, speaking of Filipino food, bukas, uulan ng Filipino food dahil araw ng kalayaan. Tama yan. Ayan. Ayan. Pero ikaw ba, Maricar, di ba, hindi naman tawag dito. Meron kasi tayo ngayong tinatawag na community pantry per chapter. Mm-hmm. Tama? At ikaw ay nasa Oslo chapter. Yes. Ayan. Excited ka na ba bukas para sa inyong community pantry? Ano ba mga pagkain niyo dyan? Hindi po kasi ako naging ano ng team ng pantry. Pero sa pagkakaalam ko eh ano may mga regular na Filipino dish tayo. Mm-hmm. Ayan. Siguradong may adobo doon. Tama, Maricar? Sigurado yan. Hindi mawawala ang adobo. Chicken adobo, pork adobo. Ayan. Oo. Yung mga lumpia. May favorite ka bang version ng adobo? Di ba meron pa yung adobong puti? Lahat man ng adobo yata. Eh. May adobong puti tayo. Lahat ng klase ng adobo gusto ko. Naalala ko dati, parang one a week straight, adobo, adobo, adobo. Oh, ayan. Hindi kasi talaga mawawala yun. I mean, hindi talaga po pangit yung lasa ng adobo, right? Tapos, ang sabi din ng tama mga chef, mas masarap pa daw yan kapag second or third day na. Tama. Diba? Tama. Parang siningag lang yan eh. Masarap talaga pag second time na, second day na siya. Tama. Mas na-absorb yung lasa. Oo. Oo, yun na nga yun. Ayan, nakakatawa. Kasi usapang pagkain tayo ngayon. So, ayun na nga. Kahit katatapos lang natin maghapunan, nakakagutom ulit siya. Especially kapag, iba kasi talaga pag Filipino food, di ba? Iba talaga siya eh. Pag nandito ka na sa Norway or kahit sa ibang bansa ka, kahit anong gawin mong pagtangkilik, sa, for example, halimbawa ng Norwegian food. Opo. Filipino food pa din talaga eh. I mean, hindi lang yan sa pagiging Pinoy ka. I mean, for example, may Mexican na pumunta sa Norway. Siyempre, mamimiss pa din nila taco, right? Hindi mo talaga makakalimutan yung pinanggalingan mo or yung kulturang kinagisnan mo. Which is yun yung maganda. At ako personally, Maricar, no, super proud ako na Pinoy ako, na Pinoy tayo. Yeah. Oo. Diba? Ikaw proud ka ba? Of course. Oo. Balat kayo manggi. Ilong. Morena beauty yan. Yan. Ang sabi naman ni tagapakinig natin na si Eloisa Febalagat, kahit 1 week adobo, walang sawa. Haha. Totoo. Nag-agree, di ba? Nakaka-agree. 1 week adobo yan. Pero yun nga, nakakatuwa kasi lahat na ng versions ng adobo ata na invento na sa Pinas. Tama ayan. Ka dyan. Mm-hmm. Pero aside sa adobo, sinigang, at saka ano pa ba yung tinola na gusto mo? Mm-hmm. May ibang food pa ba? Like mga kakanin. Ayan. Ay, oo. Mga bibingka. Yung sumang. Ikaw ba, Dazzle? Ay, kakanin. Gusto ko yung... Kasi, for me ha, kasi lumalabas lang mostly yung mga favorite ko pag Pasko eh. Ayun nga, sapin-sapin, mga ganon. Pero gusto ko din yung suman. Mm-hmm. Ano yung pinaka gusto mo sa lugar ninyo? Ayun, kasi nanggaling kasi ako sa Makati. Mm-hmm. So,
So hindi ko alam kung ano talaga yung specific na delicacy doon. Pero nag-research ako Ang sabi daw kaldereta. So correct me if I'm wrong sa mga viewers natin diyan na may kung sa Cavite ba or Batangas ba nang galing ang kaldereta. Pero yun kasi ang sabi sa Makati, kaldereta daw ang the best doon. Pero meron din kaming kinakainan ng mga pinsan ko doon yung mami. Mamihan, ayun. Pag 3 a.m. yan. Kaya punta tayong mamihan. Ayun. Oo nga, nakakamiss talaga. Kakamiss talaga ang Pilipinas. Iba pa rin talaga kapag ano, kapag nasa Pinas ka or kasama mo yung mga kababayan mo, ganun. Oo. Totoo. But, there's no place like home. Ikaw ba, madalas ka bang makipagkita sa mga kapwa mo Pilipino dito? Oo, may mga kaibigan ko ay Pinoy din. Pero, syempre, dahil nandito tayo sa ibang bansa, hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng kaibigan na hindi din Pinoy. Pero, oo. Like, there's still a difference. May pagkakaiba pa din talaga sa Pinoy at hindi Pinoy, right? Kasi yung pagsalita ng Tagalog o pagsalita ng Bisaya, di ba? Mas comfortable kang i-express yung sarili mo sa dialect mo mismo. Which is yun yung nakakatuwa. Tama yan. Ayan. Ikaw ba, pag nag-uusap kayo, paano ba yung salita ninyo? Tagalog ba yan or Bisaya or... Oo, Tagalog. Tagalog. Kami. Tagalog, kasi oo. Yung asawa ng pinsan ko, hindi Ilocano. So, Tagalog. Pero pag may gusto kaming isikreto, Ilocano. Totoo, oo. Gawain din yan ng ibang tao. Gawain ko din yan, di ba? Pag alimbawa, nandyan yung boyfriend ko. Yung boyfriend ko kasi is Norwegian. Tapos, may kaibigan akong Pinay, di ba? Ay, magsasalita ko ng Tagalog kung ayaw yung ibang tao makarinig sa inyo. So, yun yung nakakatawang part doon. PCE, singit ko lang. Guess po ba natin ang ating kababayan na si Portia? Si Portia po ay titignan natin dahil titignan natin kung makakapasok si Miss Portia mamaya dahil ayun nga po. Tignan po natin. Ayan. Okay. So ayun na nga, basahin muna natin na Maricar yung mga comments ng ating mga viewers at napakadami nilang comment. Ayan, from Miss Lynn Lindstrom. Regards to all of you, especially cousin Rachel and family. Oh, it's a relative from Miss Rachel. And then, ayan, si Miss Eloisa, chocolate meron. Chocolate meron. Alam mo ba yun, Maricar? Chocolate meron. Parang ngayon ko lang siya marinig. Ayan, pero okay lang yun. Okay lang. Ayan, at nakakatuwa, no? With regards sa Filipino tradition, Filipino food, Pinoy things. Ayan. Dito sa kulturang Noypi, meron tayong tradition din, Maricar. Alam mo ba yun? Dahil bago pa ako, hindi ko po alam. So, yun nga. Pero okay lang yan. Masasanay ka lang din. Nung bago din ako, hindi ko din kasi siya alam. May paganito pala ang kulturang Noypi. Pero nakakatawa because it brings back the memory. It brings back like mga memories ng childhood mo sa school. So ayun na nga, sasabihin na natin, Maricar. May pabugtong tayo. Bugtong. Ayan. Sana. Ano bugtong yan? Ayan. Madali lang naman tong bugtong na to. So... Ito, ang bugtong ay napaka-Filipino na, for me, napaka-Filipino na tradition. Even though meron din naman siya sa English. Kasi I think it's an American influence thing. So, ayun. Ayun na nga. Ang bugtong na ito ay patungkol sa katawan. Ready na po ba ang ating mga viewers? Pero pwede nyo din pong i-comment ang inyong sagot kung malaman nyo lang din po ang sagot. At atin pong malalaman ang sagot sa katapusan ng programa. Ayan. So, ang unang bugtong, handa ka na ba, Maricar? Oh, sige, mag-iisip rin ako. Oo, baka alam mo to, ah. Pero wag mo munang isabihin sa ating mga viewers dahil ito ay isang sikreto muna. So, sige, ang unang bugtong ay, heto
ang magkapatid nag-uunahang pumanhik. Ano kaya yun? Ulitin ko ha. Heto na ang magkapatid nag-uunahang pumanhik. Ano kaya itong mga pumapanhik na ito? So, comment na po kayo kung alam ninyo. Alam mo ba yan, Maricar? mag-iisip muna ako. Ah, sige. Mag-iisip ka muna. Pero baka pwede mo naman sabihin yung pangalawang bugtong natin dyan. Okay, magbibigay din ba ako ng bugtong? Ah, sige. Oo, ito na lang. Siyempre. Para sa pangalawang bugtong, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Oh, ano kaya yan? Ulitin ko po, dalawang batong itim, malayo ang nararating. Parang sana pangarap ko yun eh. O, oh, diba? Baka pangarap mo nga yun. Ayan. Ayan, nagsisimula na po silang mag-comment ang ating mga viewers. Tingnan po natin, may mga nagsasabi na po na sagot. Pero dapat abangan po natin yan sa katapusan ng ating programa. Ayan, nakakatuwa, no? Ikaw ba, naranasan niyo ba magbugtong-bugtong? Nung, naalala mo ba mga bugtong days na yun nung nasa school ka pa? Or... Oo, marami. Kasi oo, parang ano yun eh, pagalingan. Oo. Parang... mind games. Oo, parang isa kang makata. Parang napaka, nung ako, nung bata ako, kasi mahilig ako sa mga ganyan, mahilig ako magbasa. So, pag once na, for example, sasabihin, magsasabi sa akin si Papa, bugtong-bugtong mga ganyan, tuwan-tuwa ako kasi parang napapaisip ka, ano kaya tong mystery na to? Ano kaya, ano kaya ang sagot? Tapos, di ba? Nakakatawa. Oo. Tapos magde-debate pa yan sila ni Lola. Mali naman yung bugtong mo. Ano ba yan? Oo, nga. Yung mga ganun. Tsaka nakakatawa minsan yung mga sagot. Ngayon pa lang natatawa na ako sa ibang sinasagot ng ating mga viewers. Oo. Totoo. Kasi diba napakalalim. Tapos, what? Yun lang, ano? Yun lang yung sagot? Napaka. Oo. Sino kaya nag-invento ng bugtong na to? Baka malaman natin yung bukas, no? Dahil araw ng kalayaan. Oo. At, oo. Dahil, ayun na nga, nais ko lang ipaalam sa ating mga viewers, may mga niready pong surpresa sa inyo, FHS, bukas ng Sabado, araw ng kalayaan. So, abangan po natin yan sa Facebook page ng The Philippines KL Pesampun in Origue. Pero ikaw, Maricar, naiisip mo na ba yung ano, pabugtong natin? Oo. May sagot na rin ako. May sagot ka na din? Parehas ba yan sa sagot ng mga viewers natin? I hope magkaiba kayo, ha? Meron naman. Mm-hmm. Sa palagay ko, magagaling ang ating mga tagapakinig sa ngayon. Oo. At yan, totoo, Maricar, nakikinig pa din po kayo sa Radio Inter FM 105.8. Ayan, maya-maya lang po. Ayan. May bago po tayong guest. Si Miss Portia Nilos Claven. Tama ba pag-pronounce ko? Ayan, Maricar. Hello po. Hello. Hi, Miss Portia. Hello. Ayan. Hello, Miss Portia. Hello? Hello? Medyo mahina po ata ang signal ni Miss Portia, Maricar. Opo. Atin lang pong antayin. Mm-hmm. Ayan, parang narinig ko na. O, biglang nawala. Mm-hmm. Ganun talaga pag live, no, Maricar? Oo, mahirap hindi natin maiiwasang may mga technical yan. Totoo. Yun naman ang kinaganda sa FHS. Walang filter. Agad-agad na yan. Live na agad-agad. Ayan, basahin lang po natin ang comment ni Miss Charina. Good evening sa magagandang host for tonight. Ayan, maraming salamat, Miss Charina. Maraming salamat, Miss Charina. Oo, si Miss Charina naging host na din siya before eh. Ah, ayan, Miss Portia. Hello. Magandang gabi po. Hello po. Sorry, technical difficulties. Newbie. Opo. It's magandang gabi din po. Newbie ako sa ganitong technology. So, sorry. Opo. Naiintindihan po namin.
Ayan, si Miss Portia po, nais niyo po bang magpakilala, Miss Portia? Yeah, hi everyone. Ako po si Portia Cliven. Currently living in Arendal at bagong volunteer sa Team Newbies in Norway sa FHS. Ayan. Welcome po, Miss Portia. Ayan. Ayan, Miss Portia, ngayon po, 'di ba, napapag-usapan natin ang araw ng kalayaan. May mga plano po ba kayo bukas? For araw ng kalayaan? Bukas? Opo, sa araw po ng kalayaan. Actually, wala naman. I'm meeting my friends. Lalabas kami, syempre outdoors dapat, hindi pa di sa loob. So, pero nothing special for ano June 12 this year. No. Pero ano, baka magluto ako ng ano ng leche flan bukas kasi yun yung wow. Parang that's a celebration. Oo. So we'll see. Mahirap po kasi sa ngayon dahil COVID pa. Oo nga. Tsaka yung mag-gather. Yung gatherings, di ba? So, yeah, yeah. Naalala ko nung 2019 yata yon bago nagka-pandemic. So, may usually yung mga Pinay, may mga grupo-grupo dito sa amin din na nag-gather. Tapos, syempre, may mga cultural activities. So, yun, nakaka-miss. So, pero this year, unfortunately, we have to, iwas muna tayo sa mga crowds for safety. So, Tama po. Opo, good advice din po yan, Miss Portia. And then, ayan po, may nais po ba kayong sabihin in behalf of Newbie in Norway, Miss Portia? Yeah, ang dami naming activities actually. So, andito ako to promote the activities that we have sa Team Newbies in Norway. So, ang dami naming activity. So lately, 2 weeks ago ba yun? So nag-host ako at saka isa pang bagong volunteer, si Gio ng Spro Cafe. So nag-usap kami about summer feria in Norge. Tapos wala, masaya talaga siya sobra. So I'm looking forward to the next ano, the next time na makapag-host kami. Pero yung Spro Cafe, it's every week. Tapos yung susunod yata is June 17. So alas stress na ng hapon, clock yung sunod na Spro Cafe. Tapos meron din kaming gratis na shkoplaring. Tapos may mga bagong spots yata ngayon na nag-open. Tapos yung sunod na program be for level A1 and A2. A1, A2 Nivo. So, first week yun ng July magsisimula. At yung application natin for this one is open until June 30. So, yung mga, sa mga interesado pong mag-apply sa gratis noshkoplaring, i-check nyo lang po yung FB page ng FHS, tsaka yung andun lahat ng information na kakailangan ninyo. Tapos sa meron din yung tawag dito, may mga bago din kaming programs na like yung NOSH training program for those na hindi lang about the language but also yung talagang malaman nila yung mga how yung parang maging mas tawag dito ma-experience talaga nila yung buhay dito sa Norway. So it's more like an introduction program for the Norwegian culture. Tapos syempre yung tips to newbies in Norway. So itinatrabaho pa yun ng team. So hopefully mailabas na yun namin as soon as possible. So yun. Dami ginagawa. Yeah, ang daming ganap ng Team Newbie in Norway, Miss Portia. At ito po bang mga programs na inyong nabanggit is digital po or Miss Portia? Hello? Yung Spro Cafe, nasa ano po yun, lahat is pa Zoom. So, last time we had 10 participants. So, masaya siya. Tapos, kalamitan naman ng
ano ngayon is via Zoom. So, usually, ang information, lahat yung like, yung oras, saka yung, kung anong date, naka-ano naman, nakagay naman yan sa website ng ano FA. Oo. Hindi lang po sa website, kundi sa Facebook page din po. Right, Miss Portia? FB page. Ayan. Opo. Ayan po sa mga viewers natin. Abangan na lang po ang ating NOSH plotting from Team Newbie in Norway. At di lamang po. Yeah. At di lamang Maricar NOSH plotting yun. At meron din silang Sprock Cafe. So, ayan. Lahat po ay welcome sumali. Oh, isa na ako doon, dasal na makikilahok. Makikijoin, di ba? Yes. Nakatawa. Ayan, first time mo ba ang sasali doon? Actually, nakapag-join na ako once. Mm-hmm. At magandang experience. Maraming salamat po, Ma'am Portia. Maraming salamat, Miss Portia. May mga karagdagan pa po ba kayong information or announcements? Bago po tayo magpaalam. Medyo mahina lang po ata mahina lang po ata ang internet ni Miss Portia or medyo nagluloko. That's the beauty of being live. No filter, Maricara. Ayan. Hindi na tayo nakapagpaalam ng mabuti. Kay Miss Portia, maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat, Miss Portia. Sa susunod po ulit. Ayan, nawala po siya. Ayun na nga, Maricar. Ayun, magluluto si Miss Portia ng Leche Flan bukas. Isa din yan sa favorite ko. Ako din. Kahit hindi ako masyadong mahilig sa matamis, pero Leche Flan is a go-go. Diba? Pero ang Leche Flan is parang Spanish-inspired siya, diba? Kung tama ba ako. Oo. Ayan. Pero ayun na nga, Maricar, ready ka na ba? Makinig. Oo, ano ba papakinggan? Makikinig tayo ng musika ng ating isang kababayan. Oo, totoo yan. Sa ating Harana Ponata. Dahil hindi labang mga pagkain ang ating namimiss, kahit isa na rin doon ang ating musika. Oo, ang mga OPM. O baka hindi siya OPM. Kahit anong kanta, basta Filipino singer yan. Go lang. Oo, dahil sobrang talented ng ating mga kababayan. Pero hindi na ako kabilang doon. Uy, wag mo sabihin niya. Baka naman, may kanya-kanya tayong style ng pagkanta. May sa banyo, may sa mga, di ba? Karaoke, di ba? Basta lahat ng Pinoy. Wala akong nakilalang Pinoy na hindi kumakanta, Maricar. Di ba? Okay. At tinan din pong pakinggan ang kakanta sa gabing ito. Ayan. Harana Ponata. Ayan. Meron lang tayong konting technical problem. Technical problem. Dahil tayo ay live. Pero ako yun na. Ang kakanta. Sige nga, sample naman dyan.
Wala nang bro, M.M. Go na. Yung panginirang ba? Sige na, kahit mga hamla mo. Mga ganun lang. Go na. Baka biglang makatulog ang ating mga viewers. Ay, naku, hindi. Magiging gising na gising yan sila. Sige na, sample lang. Mga ano. For example, di ba na sa Bible school ka nag-aaral? For example, mga worship show. Worship song. parang biglang nag-blackout ako. Nag-blackout? Mga ganyan talagay, no? Sige na, go na. Kahit konti lang. One word. okay na yun. parang wala naman. Yung parang ano ka lang, huminga ka lang. Sample lang, mga ano ba dyan? OPM. Theme song mo, mga ganun. Iba yung sa kalayaan ng Pilipinas. Ano na nga yung kantang yun? Eh, medyo ano ako dito eh. Yung parang Freddie Aguilar ba yun? Anak? Ano ba? Anak ba yun? Hindi, may isa. Nakalimutan ko na. May isa pa. Yung ba yung mga ibong malaya? Parang ganun. Sige nga, pakinig ako. Yan pala yung mga betong song nga. Mga Freddie Aguilar ka pala. Hindi, nakalimutan ko na nga po eh. Biglang kinabahan. Bigla naman ako na-pressure sa sarili kong pag-pressure. If pressure mo yung sarili mo, hindi. No pressure, pero sige na. Kahit konti lang. ano ba? Ano pang mga ano natin? Yung recently mo pinan. Ah, sige, anak. Sige. Kasi yun, parang medyo bumabalik na siya sa alaala ko. Oo. Oh, yan ba yung mga gusto kong Freddie Aguilar? Sige. Nagsalabat ka ba? Inom muna akong nagsasal. Ah, sige. Ano ba yun? Ang una yun, di ba yung nang isilang kasundong ito? Oo. Yeah. Ano ba yan? Pinama ko ang sarili ko. Tay-tay lang po, no worries. Silang kasamundong ito, laking tuwa ng at kamay nila. Bigla na akong na-blackout. Sige, duduwitan ka na. Ah, sige nga. Again. Paano ulit? Umpisa na? Ah, sige. Umpisaan mo, Miss Dazzle. Sige. Nangisilang ka sa mundong ito. Go! Laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw. Nabas yung part na. Yun lang alam ko. Yung pala yung bet mong mga song, no? Freddie Aguilar. Kasi yun ang ano eh, yung mga parang napakamakata, tapos malapit sa puso natin. Ganun. Totoo. Diba? Naalala ko yan. Umiyak ako noon nung unang mapakinggan ko yan. Oh yeah, nakarelate diba? Ka ba? Oo, kasi minsan hindi natin maiwasang maging pasaway sa mga magulang natin. Oh yeah. Tatanong ko sana diba? Kung nakarelate ka ba dun sa anak o kay Freddie Aguilar eh. Pero dun sa anak, nakarelate ka. Oo, nakarelate ako sa anak. Pero ano rin kasi, minsan naman yung mga magulang naman ang pasaway. Oo, totoo. Iba na ngayon eh, hindi mo na alam kung sino na yung pasaway din talaga eh. Oo. Tsaka ano, dahil ako din yung parang breadwinner ng family ko, parang feeling ko ako na yung nanay ng mga kapatid ko. Oo. Kaya feeling nanay. Oo, totoo yan. Pero ilan ba kayo magkapatid? Marami kami, Dazzle. So, may nakakatanda akong kapatid, isa para siya yung biological sibling ko, and then may 5 half siblings ako. So, apat na babaeng younger siblings, and then one na bunso boy. So, I see. Namatay na yung both dad namin. So, dalawang beses na na-widow ang mother ko. So, and nagka-cancer din yung mother ko, breast cancer. Mm-hmm. Pero, okay na siya ngayon na na-operahan na po siya. Mm-hmm. So, ako na yung parang pinaka-nanay at tatay nila.
Oo. I understand that situation. Naintindihan ko yung situation mo, Maricar, kasi as me for myself, ha, wala na din kasi si Papa. And then si Mama na lang meron kami. And then I'm the eldest din, so parang breadwinner na din ng pamilya, gaya ng sinabi mo. So, na-relate kita. So, as 'di ba parang eldest sa family, lahat ng responsibility that is ayun. Nasa sayo dahil ikaw yung nakakatanda. Oo. Tsaka parang ano na yun eh. Sige, Ms. Dazzle. Oo. Yun nga, yung nakakatuwang part na din yun kasi magandang experience din siya para sa atin. Oo, parang kadaniwan na yun sa pamilyang Pilipino eh. Lalo yung mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa, sila talaga yung may responsibilidad sa pamilya nila back in the Philippines, diba? Kaya mas nakakagaan ng loob na maging parte ng organisasyon na ito dahil, yun nga, natutulungan natin yung mga kababayan natin na malalayo sa pamilya nila, maraming pinagdadaanan, diba? Yeah, totoo. Ayan, so baka magkaiyakan pa tayo, Maricar? Diba? True yan. Ito, game na ang Harana Punata. Makinig na po tayo. Napapansin mo ba? Kaya ang tulad ko kahit nasusulat ng iyong mga mata. Pahuli mo kaya ang pagsuyap sa'yo kahit hindi nanap ko ang iyong kahit ako chinito, parang ayaw ay nalilangin maiintig. Kung ikaw ay natataba, ako po ba ay nakikita? Nalilimutin ko ang itsura ko kapag kausap man ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan dahil nabiyag mo ang aking paningin damdamin at chinito chinito. Kung hindi na ito, kung hindi nasisilang, pwede bang malaman ko may pag-asap pa ko ng natatang na? Bakit ba ang kulay na pintana ng iyong mundo? Isang ito na lang sa'kin ay bawang ko hanggang sa pag-uwi o chinito. Parang araw ay nalilaman mo rin tawa. Ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. Chinito, chinito. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan dahil nabihag mo ang aking paningin at ang dami. Sige, tawa lang tawa. Ako pa ba ay nakikita?
Kalimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana'y manapit pakinggan at nang ikaw ay malinawan. Dahil nabiyo mo ang aking panin at damdamin. At chinito, chinito. Ayan, Maricar! Chinita. De, pero mukha kang chinita, Maricar. Oh, mukha ba? Oo, oh, ang cute-cute. Napakagandang kanta by Miss Charina Gomez Hidalgo of Team Newbie in Norway. Thank you, Miss Charina, for that wonderful chinito song. Para kanina kaya yung kanta na yun. Napakagandang boses. Oo, napakaganda, 'di ba? Ikaw ba may chinito ka ba sa buhay mo ngayon, Maricar? Ay. Dinan. Laughter means yes ba 'yan? Pero anyway, baka yung mga next guest natin may mga chinito sa buhay nila, 'di ba, Maricar? Ano sa tingin mo? Abangan natin yung answer nila. Opo. Abangan natin. Malalaman natin 'yan mamaya. Ayan. Siguro, ipasok na natin, no? Sorry, nahanap mo nang yung chinito, eh. Mr. Chinito. Oo, kasi, yeah, hindi siya chinito, eh. Viking siya. Siguro, ipasok na natin, no? Nahanap mo nang yung chinito, eh. Mr. Chinito. Oo, kasi, yeah, hindi siya chinito, eh. Viking siya. Ayan, medyo nag-e-echo-echo lang po tayo ngayon, no? Iba talaga pag live. Chinito, eh. Mr. Chinito. Hello, okay lang po yan. Ayan na po, Miss Maricar. I-welcome na po natin si Miss Rachel and Miss Teresa from Cultura Moiti. Hello, okay lang. Ayan. 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 Ulitin natin. There's always a room for art. Ayan. Welcome ulit natin, Maricar, si Miss Rachel and Miss Teresa. Miss Teresa. Yes, ayan. Kamusta, Teresa? Mabuti. Welcome ulit natin, Maricar, si Miss Rachel and Miss Teresa. Miss Teresa. Hello, Loking and Russell and Teresa. Hi, Miss Rachel. Kamusta, Miss Rachel? Mabuti. Magandang araw, magandang gabi. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, magandang araw at magandang gabi. Ayan. So, medyo may pag-i-echo lang tayo. Medyo nawindang din ako doon. Honestly, Maricar, ikaw nawindang ka ba? Pero okay lang yan. Ayan, si Miss Rachel. Baka pwede naman natin makita si Miss Rachel, di ba? Opo, I think sa connection technical problem, Miss Dasil. Pero okay naman po sa inyo. Ayan, I see. Pero ako. Invisible. Ayan, yung mga technical problem talaga, kalaban natin yan pag live eh. Pero kamusta na, Miss Rachel? Kamusta? Kamusta okay araw mo? Okay naman yung araw ko ngayon kasi school ako ngayon and then Friday na, so weekend. Naghahanda po kami para sa Independence Day celebration. Para invited po ba kami dyan? I hope po. Most welcome po lahat. Napakabait naman ni Miss Rachel. Ayan, King, welcome na welcome ka sa pagpunta. Saan po ba ito, Miss Rachel? Gaganapin po namin sa San Vicas, sa Calvoya, for the Barum Chapter community po. Exciting, Maricar. Alam mo na, saan ka pupunta? Makikipisil ka lang ng ano ba? Ano ba mga handa natin dyan, Miss Reyes? Makipisil ka lang ng turon, mga gano'n. Oo, naghanda kami ng mga Filipino food. Siyempre, hindi mawawala po ang adobo, pansit, puto, at marami pang ibang pagkain.
Ayan, oh, nakakatuwa naman po, Miss Rachel. Naririnig ko pala naglalaway na ako. Oo, totoo. Say, Maricar, ayan. Tanungin naman natin, Maricar, kung may mga plans po ba si si Miss Rachel, aside from, ayun, aside from ganap nila bukas? Ayan. Ayan. Nalito si Teresa. Nakakalito talaga pag live, no? Ayun, hi Teresa! Kumusta? Hello ulit! Ayan. Maricar, baka pwede natin tanungin si Teresa kung anong plan niya. Okay. Nako, mag-join ako ngayon sa ano, sa Oslo chapter. Ay, bukas, I mean. Mm-hmm. Okay. And then... Pag-saan ka po ba? Oslo po. Yeah, and then Cagayan Valley din po sa Pilipinas. So, kabayan. So, pala yun. Padang saan Ilocana. Sa Cagayan Valley? Ah. Kamalanyugan po. Ah, Kamalanyugan. Gataran po ako, Gataran. Ay! So, natatahanan nyo kami. Ayan. Magkalapit ano lang kami. Mga 30 minutes? Oh, yeah. Wow. 30 minutes na ba? Mm-hmm. Ayan. May kasama ka nang umuwi sa Pinas, Maricar, si Tere. Diba? Sana. Masarap yung bibingka nila sa banda roon eh. Mm-hmm. Hindi po ba? Opo, opo, masarap. At saka, meron pang mga binek, unok, sinasabi nila. Napakaintindi. Wow. Ano po bang mga pagkain natin bukas para sa Independence Day, Ate Teresa? Iyon yung pinakamadaling putahe para sa akin eh. Kanin! Hindi mawala ang kanin, no? Pero yun nga, Maricar, si Teresa ay gaya mo, bago lang din sa FHS, isang bagong volunteer, no? I see. Guess po natin ngayon na si Miss Rachel and Miss Teresa, parehas po silang volunteer ng FHS under ng Team Kulturang Noy P. So yun, Teresa, no, matanong lang namin ni Maricar, kamusta naman ang feeling, pakiramdam ng pagiging new volunteer? Ayun, napakasaya po kasi gustong-gusto ko po talagang maging volunteer sa totoo lang. Kahit sa anong paraan na kaya ko, gusto ko talaga maging volunteer kasi gusto ko yung pakiramdam na may naitutulong or naiambag sa ibang tao, ganyan, lalo pa pagka may mga nasasalanta or may mga sakuna, lalo na sa Pilipinas, hindi man lang sa Pilipinas or kahit sa ang lugar, lalo na noong nagkaroon ng bagyong ito? Bagyong Ulysses. Parang nakakaawa yung mga tao sa Pilipinas. So gusto ko talagang may maitulong sa kanila. So nung nagkaroon nga ng bagyo, sinubukan kong tumulong para may maiambag ako. And then nung nalaman ko yung tungkol nga dito sa FHS, ayun, parang mas nabuhayin ako ng loob. So parang ganito din yung ginagawa nila, gusto din nilang tumulong at hindi lang yun yung ginagawa nila. Tinutulungan pa nilang mga kapwa Pinoy dito sa Norway. So sa mga hindi lang dahil sa sakuna or what, pero sa iba't ibang mga paraan na din. So parang expanding the horizon, patumbaga. So totoo, I agree, Ms. Teresa. Kasi 'di ba, Maricar, ang FHS ay nagsimula din sa pagtulong sa bagyo. Tama? Yes, tama po 'yan. At, ayun, gaya ng sinabi ni Ms. Teresa, nakaka-inspire din talaga ang FHS dahil may mga ganitong programa sila. Maraming salamat, Teresa. Ayan, si Ms. Rachel naman. Si Ms. Rachel ay medyo bago-bago lang din pong leader. Na-spoil na eh. Medyo bago-bago yung volunteer lang din po. Pero naging siya po ang ating chapter leader sa bottom chapter. Ayan, Miss Rachel, hi, kamusta po? Ayan po, nakamute po kayo, Miss Rachel. Hello po. Ayan. Hi. Hello. Ayan, pakilala naman po kayo, Miss Rachel. Yes, ako po si Rachel Misun. Nakatira po dito sa Slependen Barum.
at naatasan din po na maging leader sa Barum community ng FHS. Mm-hmm. Ayan, Miss Rachel, kamusta naman po ang pagiging volunteer sa FHS and under pa ng kulturang Noypi? Ito po yung napakagandang simula kasi dati nag-guest lang po ako sa FHS. Ngayon po ay isa na po ako sa mga volunteers. So, nagagalak po ako na makasali sa FHS para matulungan po ang ating mga ibang kababayan. Mm-hmm. And very thankful din po ang FHS na maging miyembro ka. Totoo. Ayan, King, basahin naman natin yung nasa comment box, no? Miss Rachel, napakadami niyo po atang nanonood na relatives dito. Nagpapasalamat po kami dahil doon. Actually, in-invite ko lahat ng mga friends ko sa Dubai. At saka yung cousin ko sa Switzerland. At saka dito din sa Norway. Hello po sa inyong lahat. Ayan, from Mr. Arnel Eagle Ruler, Rachel Rage, Washin, yes. Crafted. Ayan. Mga kaibigan dahil ko sa Dubai. Hello, Arnel. Ayan po, kung may mga gusto kayong batiin, Miss Rachel, go lang po. Binabati ko lang yung mga kamag-anak ko na nanonood ngayon sa Switzerland. Hmm. Tsaka yung mga kaibigan ko sa Dubai, sila Arnel, Lynn, Jane, Susan, Brenda. Hello po sa inyong lahat. Tsaka family ko, mama ko sa Pampanga. Nakakatawa. Ayun. Kayo, Miss Teresa, may mga gusto po ba kayong batiin? Ayun, kung nanonood man or kahit hindi pa nanonood yung tita ko sa Denmark, si Auntie Janet. Ayan, kumusta po? Sana okay kayo dyan. Sana maayos kayo ng asawa mo at ng pinsan kong si Sif. Hello! Ayan. Hmm. At dahil miyembro po sila ng Kulturang Noypi, baka po may mga gusto kayong i-promote na ating mga activities? Aha, so gusto ko lang pong idagdag na sana makinig po kung dito ay sa tadhana sa Norge kung kailan po ito i-broadcast kumbaga para makinig yung mga tao at ma-inspire sa mga ano ba yung mga experiences, kumbaga, ng mga Pinoy, kung Pinoy man lang ba, kung paano yung mga kwento nila sa pagpunta dito, yung mga struggles, and whatever significant experiences they have na pwede nilang i-share sa mga tao dito. Kababayan para, natin. Kababayan. Totoo. Yeah. Kasi Maricar, si Miss Teresa, siya ang ating naatasan bilang mag-lead sa ating tadhana sa Norge Artistas. So isa din yan sa dapat abangan ng ating mga viewers. Iba pa yung tadhana sa Norge na istorya, iba pa din ang tadhana sa Norge na palabas. So ayan, nakakatawa. At aside from... bukod sa tadhana sa Norge Maricar, may mga iba pa ba tayong, mga programa, di ba? Oo, marami po. Oo. Nandiyan na yung, kamustahan sa Norge at Numbalik na isa ka din sa magiging manunulat. Tama ba, Maricar? Tama. So, nakakatawa. May mga ano trivia din tayo, di ba? Oo, kultura trivia. Ayan po, abangan po. Abangan po natin yan, Lutong Pinos. At sa lahat po ng gustong mag-submit ng kanilang video, nananawagan po kami sa lahat ng vloggers dyan, food vloggers. Ilabas na po ang ating talento sa pamamagitan ng Lutong Pinos. Malalaman niyo po kung paano niyo isi-send ang inyong mga nagawa, mga lutong Pinoy food with the Norwegian twist sa pagpunta ng page ng FHS sa Facebook page. At ayan, may gusto ka pa po bang sabihin na Miss Teresa? Ayun, gusto kong magpasalamat dahil pinaunlakan niyo po ako na ng chance na maging guest dito or panauhin. At siyempre po, nais ko na din i-take tong opportunity na sabihin
Happy Independence Day sa lahat ng mga Pinoy. So dahil wala tayo ngayon dito kung hindi tayo nagkaroon ng kalayaan noon. Ito po yung nandito ngayon tayo sa Norge dahil or Norway dahil nagkaroon tayo ng freedom. So ayun, tinatamasa natin yung kalayaan natin ngayon at totoo. Salamat na din sa ating mga naging bayani. Ayan, maraming salamat din, Ms. Teresa, at napaunlakan niyo po. At ayan, Ms. Rachel, may nais po ba kayong idagdag? Opo, napapasalamat po ako at pinaunlakan niyo po ako sa pag-guesting ngayon. Tsaka inaanyayahan ko po kayong makidalo sa mga taga-Barong community. Meron po kaming konting pagsasalo bukas sa San Vicas, sa Kalvoya po. Mag-i-start po ito ng 10 a.m. in the morning till 12 in the afternoon. Kung makakadalo po kayo, is mas lalong magiging masaya ang pagdiriwang po ng Philippine Independence Day. Yun lang po. Happy Philippine Independence Day po sa inyong lahat. Ayan. Baka po, saan po ito eksakto sa Barum, Ms. Rachel? Ito po'y gaganapin sa San Vicas po sa Kalvoya. 5 to 10 minutes po sa after Kaditame. Ayan, nakakatuwa. Ayan, nakaka-excite, Maricar. Yes, nakaka-excite talaga. Kaya sa mga taga San Vicas dyan, welcome na welcome po kayo para sa aktibidades ni na Ate Rachel ng Kulturang Noypi also. At nais din nating pasalamatan si Ms. Rachel at Ms. Teresa sa pagpapa-unlock ngayong gabing ito instead of siguro gusto niyo na manood ng Netflix, pero napa-unlockan niyo pa din. At muli, welcome po ulit sa Team Kulturang Noypi at looking forward for more projects with you guys. Natutuwa po kami. Totoo. At ayan, Maricar. Hello. Ayun, maraming salamat sa ating mga guests. Maraming salamat. At ngayon. At ngayon, ano po, Ma'am Dasal? Nahihirapan at akong ngayon itanggalin yung ma'am eh. Okay lang po yun. At ngayon, Maricar, ready ka na ba sa isa pang COVID info drive? Opo, dahil napapanahon po yan. Napaka-importante yan. Welcome! Ngayon, ikaw ay nakikinig sa COVID Info Drive ng Condemned Chicks, brought to you by the Filipino Helping Society in Norway. Lahat ng impormasyon ay nanggaling sa Norwegian Institute of Public Health. Hello again, everyone. My name is Jons, and tonight we're gonna tackle about quarantine in relation to corona. And these information were actually updated just 6 days ago. So stay tuned and we're gonna discuss about it. More people may quarantine in their own home. According to the Minister of Justice and Public Security, Monica Malan, the rate of infection in Europe is falling. This means that more people can complete travel quarantine in their own home or other suitable accommodation where it is possible to avoid close contact with others. This means that they need to have a separate bathroom and a kitchen. This applies to travelers arriving from Germany and Italy, for example, as well. So the travel from Iceland no longer requires travel quarantine. The travel from Malta will no longer require travel quarantine
for Monday 7 June at 12 a.m. This means that people who travel directly to Norway from Malta must quarantine at home until Monday 7 June at 12 a.m. They may then end their travel quarantine. Travelers from Malta who stop in Germany en route to Norway, for example, when changing flights, must follow the quarantine requirements that applies to travel from Germany. So here is a complete list of countries which qualify for travel quarantine to be completed in the traveler's own home or other suitable accommodation where it is possible to avoid close contact with others and stay in a private bedroom with a separate bathroom and kitchen or food service. So the first one on the list is Finland, and these are the following regions that qualify for travel quarantine to be completed in the traveler's own home. Next on the list, we have Southern Denmark as well. We also have Bulgaria, San Marino, Poland, Portugal, Luxembourg, Romania, Vatican City, Austria, Liechtenstein, Czech Republic, Slovakia, Switzerland, Hungary, Faroe Island, Ireland, Italy, United Kingdom, Germany, and Monaco. So this was it. I hope you guys had grasped some information about this new update that we got again from the government.no. And I do hope that I can see you next time again for another update here at FHS. Thank you so much again. This is Yons, and you guys have a good night. Hada! Ayan, Marikal. Napaka-informative ng ating COVID info drive. Kapute ko po ata, Marikal. At ayan, sa lahat ayun po ng viewers natin, napaka-importante pong sundin natin ng COVID info drive. Ayan. At nagagalak akong malaman na may mga lugar na maaaring pumunta din sa Norway. At hindi na nila kailangan mag-quarantine hotel pa na pwede na din mag-quarantine sa bahay nila, di ba? Opo. Ikaw okay ka ba doon na mag-quarantine sa bahay? Or kasi parang less gastos, mas practical. Mm-mm. At saka mas at home ka. Mm-mm. Pag nasa sariling bahay. Oo, totoo nga naman. Totoo. Pero yun nga, no, Maricar, nais lang po namin i-correct yung announcement ni Miss Rachel about sa pag-invite na kanina sa buong barum. So, kailangan po, pagpupunta kayo bukas sa event na iyon sa Halvoya, kailangan po registered kayo. At kung nais yun naman po mag-registered, maaari lang po namang i-contact ang barum chapter sa Facebook page. May Facebook page po sila. At ito ay Barum, FHS Barum Chapter. Ayan. So, ayan. Napaka-importante na registered dahil sa COVID rules. Oh, dahil, mag-register lang po tayo at pwede na po tayong makadalo. Hmm. Ayan. So, Maricar, ready na ba tayo sa ating susunod na mga guest? Ako po ay handang-handa na. Ayan, ako yung na-excite na din. Ayan, i-welcome po natin si Miss Aya at si Miss Rosella. Kukilala naman po kayo. Magandang gabi. Magandang gabi. Ayan, magsimula po muna tayo kay Miss Rosella. Dahil po nasamit si Miss Aya. Ayan. Sorry. Miss Rosella? Hi, I'm Maria Rosella M. De La Cruz. I'm currently working as an au pair. Just moved to Norway 4 months ago. And I'm a volunteer and a member of FHS. And I am the team leader of Help Extenders under HELSE
all Velvet Ahead team group. Ayan. Dami namang credentials na pressure. Ayan, Miss Aya, now it's your turn. No pressure po. Ayan, no pressure. Ako nga po pala si, ang totoo kong pangalan is Jaya Marie Bermudez. Isa po akong au pair dito sa Norway. At yeah, yun lang. Friends kami. Wala akong credentials. Wala akong masabi. Au pair is a credential. Pwede mo masabihin na friends tayo. Friends kami. Yun lang. Nakakatawa, Maricar. YouTuber. YouTuber si Miss Aya. Hala! Yoga instructor yan. Char. Yoga instructor. First time lang. Totoo. Ay, hindi. Pero maganda yun. Maganda yun, Miss Maricar, no? Madaming activity si Miss Aya. And then friends din siya with Miss Rosella. So, mm-mm, ayan. Actually, we were friends in Denmark. Yeah, we were friends in Denmark before. Mm. Until now, of course. Yeah. So, nakikita kayo, ganun. Oo, nakikita ka din. Sure. Yes. Ah, I see. So, pair din dati si Rosella sa Denmark, yeah. And then... Yeah. Sabay kami na CFO ni Rosella, actually. Yeah, oo, yeah. Actually, nag-met kami sa CFO sa Pinas. Oo. First time namin dalawa. First time. Small world. Kasi nakita ko siya, like, green ba yun or violet yung buhok mo? Hoy! May pag-iba ng kulay? Sabi ko, ang cool naman natin babae na to. Kausapin ko, hello! Ganun. Sa bebe pa kami. Si Miss Rosella, napaka-friendly talaga. At kung naaalala mo, Miss Maricar, isa din siya dun sa artist natin, sa ABBA, oh, which is a au pair short film. At napaka-galing. Ayun na nga, Miss Aya. It was a great honor to say. Yes. It has been an honor, Miss Rosella, as well. Yeah. Miss Aya, ayun. Yeah. Kamusta naman po kayo? Okay naman po. Masaya kasi Friday na. Oo, totoo. Kasiyahan ng mga au pair. TGIF, diba? Totoo. Yeah. May mga plano po ba tayo para bukas, araw ng kalayaan? So far, wala. Oh, yeah. Pero okay lang yan, mag-bonding kasama ng mga friends, no? And then kakain ng Filipino food. Yeah. Yeah. Pero sa Pinas naranasan yung... Oo. Okay, yeah. Pero naranasan niyo na mag-celebrate ng araw ng kalayaan sa Pinas? O... Ako, oo, naranasan ko na because I was a tour guide in Intramuros before. And then that time is nasaktuhan na June. And then, yeah, I experienced to celebrate it in Cavite. So. That's nice to know. So parang bihasa ka na kung paano i-explain yung history sa mga tourists. No, actually, sa Intramuros, puro Life of Rizal lang naman yun, halos. Yeah, that's an history as well. So, yeah. Konting pasample naman dyan about kay Rizal. Nakalimutan ko na ata. Birthday ni Rizal, mga ganon. Wala, nasa script na Rizal, ko yun. Rizal. Memorized lang. Ah, okay. Hindi sinapuso. Joke lang. Ang galing. Pero it's nice to know, no, Miss Aya. Pero saan ka po sa atin sa Pinas? Sa South Cotabato po. Ah. Yeah. Bisaya. That's why medyo nahirapan akong mag-Tagalog. Mag-Tagalog. Yeah. Lalo na yung mga Ilonggager. Oh, yeah. Oh, okay. Pero okay lang. Sorry yan kung nag-i-English. Oh, it's okay. Ayun. Ayun. Miss Rosella naman, anong plan mo bukas? Oh, bukas will be in Asker, a lake. Doon malapit sa kung saan nakatira yung prince, crown prince ng Norway. Mm-hmm. And we're going to celebrate the Independence Day as well as the launching of our chapter. And then, yeah. And I'm really excited to do that tomorrow. Kasi mag-meet ko na rin yung mga members din ng chapter namin. And I'm really hoping na it's gonna be a good weather kasi alam kong mag-enjoy talaga kami. And at the same time, pupunta kasi yung host ko. So like, it's gonna, wow, it's support, very exciting for me. Yeah. Like, ma-share ko sa kanila yung how Independence Day in the Philippines and the culture, of course, of the Philippines as well. Because that's what au pair do, right? Like, cultural exchange. Mm-mm. Cultural exchange. Yeah. Mm-hmm.
Sabi nga so, yeah, I'm really excited. Sabi niya, Aya, paano ba namin mapapakinggan yung ano mo? Kasi excited din sila eh, yung gusto din nila malaman yung history or what about Philippines. Sabi ko, Tagalog po. I-explain ko na lang po sa inyo. Yeah, pero nakakatuwa malaman, Marika, no, na itong ating mga host is upair din. Lagaya ko at gaya mo dati. And they have a very good relationship sa kanilang mga host. Yeah, naswerte. Even back in Denmark, naswerte ko sa host. Nakakatawang yeah, pakinggan. Okay. I go, Miss Aya, since, yeah. Ayun nga, nagluluto ka ba ng Filipino food sa host mo? Or? Yeah, in Denmark, paborito nila yung spring rolls, adobo, bihon. Yan yung always nilang nire-request sa akin. Tsaka dito naman, I tried to make spring rolls, but then they're not eating pork and beef or ano, kaya gulay lang. Yung vegetarian na spring rolls. Yeah. Oh, ganun. Yeah. Pero gusto din naman nila. Oo. Masaya sila sa Asian food. Oo, totoo yan. Ikaw, Miss Rosella, same din ba? Ay, gustong-gusto nila yung spring rolls. Actually, every time na gumagawa ko ng spring rolls, 40 pieces. Tapos, nauubos nila. So, last week, gumawa ko ng 100 pieces kasi kailangan gusto daw nila merong merong reserve. Reserve. Kasi yung mga bata gusto kumain after umuwi ng bahay galing sa school. Mm-hmm. Open kasi yun naman yung host ko to new food na kainin nila. So, wala na akong problema. That's good to know. Di ba, Maricar? Yes, yes. Yung host ko din dati, number one, spring rolls. Pero actually, yung spring rolls, naibahagi ng mga in-check sa atin, di ba? Yeah. Pero parang mas na-improve natin kasi magagaling ang Pinoy. May mga gulay-gulay pa. Oo. Mas pinasarap. Ang daming version ng ano eh, lumpia eh. Mm. True. Oo. Tama yan. Oo, totoo. Ayun na nga. So, si Miss Rosella ay volunteer ng FHS. Ikaw, Miss Aya, may balak ka ba in the future? Or is yeah, it actually. Oo. Nag-uusap kaming dalawa. Gusto niya talaga. Ayan, Miss Rosella. So, na-late siya. Like, close na ata ngayon. So, sa August na siya. Ayan. As much as may possible, gusto ko din naman kung mag-volunteer ng kahit saan. Kasi mas active ako dyan sa mga tulong-tulong and volunteering. Mm-mm, totoo. Pwede mong mayop si Ms. Rosella sa Hilse or sa Merical, sa Kulturang Noypi. Yeah. Pwede kang makilahok kahit hindi ka pa, ayun. Pwede kang makilahok sa mga activities namin kahit hindi ka, registered for now. Okay. Then, you can register. Totoo. Tama yan. At ayan, Miss Rosella, may nais ka po bang sabihin mula sa Team Helse? Mga promotion niyo po? Go na. Yeah, for sure, nino na ako prepared. Pero like, first of all, I want to say thank you sa FHS and to Venus na nag-introduce sa akin ng FHS kasi it opened a lot of opportunities and it boost my confidence when it comes to socializing with people and stuff. And I get to continue the passion that I really want to do, which is the charity thing. And I'm under Helse of Valdeje, under the team of Help Extenders. And as I said, I was the team leader there. So, and it was really a great honor that the president, Sally, was like really trusting Maya, you should do it. Like, kaya mo yan. Ma-enhance pa rin yung lahat dito and then stuff like that. And it really means a lot to me na pinagkakatiwalaan ako even though, like, parang bago lang ako, ganun. And it boosts my confidence. And in Team Help Extenders, actually, wala pa kaming masyadong plans. But hopefully, we will do more plans about extending help to people who needs it, and I'm really looking forward to do that with my team and with the Helse and their members of the AFHS.
And hopefully na everyone will support us if ever we'll make some big plans for extending help to other people. Yeah. I'm sure. And shout out pala kay Eliza and kay Carla. Gusto nilang mo shout out. Yeah. And it's because I also wanna thank Eliza for like really helping me. Because bago pa lang ako and gusto niya, like 1 a.m. in the morning, kapatid, ano to, hindi ko alam. Reply agad, ewan ba akong natutulog pa yun. A big thank you. And to everyone who helped me also. Yeah. Thank you. We're also happy that naging volunteer ka din po, Ms. Rosella, sa FHR. Yeah, I'm really happy, yeah. Thank you. And then, ayun nga, Maricar. So, sila, Ms. Rosella and Team Helse are the one who... are making the COVID info drive. Totoo. So, sobrang thank you. Dahil lahat ng efforts niyo are so much appreciated. Ayun nga, Miss Aya, may mga gusto ka po bang batiin? Shout out! Gusto ko lang batiin yung mga friends ko na nanonood din. Grabe yung support nila sa akin. Actually, andito ako sa bahay ng isang friend ko kasi I think it will be noisy kung sa bahay ako kasi wala akong sariling basement. So, dito ako so much better na mas early akong mag live or what. Totoo. Ayan. Pero may mga gusto ko po bang batiin sa Pinas? Ang family mo? Binabati ko po Idol Rapi. Binabati ko po yung family ko sa Pinas. I'm sure they will be proud that I'm like part of this event. Yeah. Mm-hmm. And then yun lang. No, binabati ko rin yung family sa Pinas and my brother na nakaka-birthday ng hapon. Yeah. Sobrang thank you po, no, Miss Aya and Miss Rosella at napaunlakan nyo kaming ngayong gabi. Sobrang chill po talaga, no? Actually, nag-research po talaga. Oh, what the heck? Sorry. Okay, pwede mo na sa ibahagyan. Baka tanungin kami. Sino yung pambansang hero ng Pilipinas? Hindi yan naman. No pressure. Yun lang. Very light lang po talaga. Okay. But Aya, we're looking forward na makapasok. Yeah, thank you for inviting me also, Racine. Thank you, Dazen. Looking forward. Maraming salamat. Thank you po, Ate Dazen. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Freedom. Hindi lamang sila ang gustong hello sa mga kaibigan nila. Bumabati rin po si Julie R. Bergman. Hello everyone. Hello po. Hello Miss Julie. Ayan. Bumabati rin si Bilski Yauda, Maryam. Si Maryam. Binabati niya si Miss Rosella ng Team Ask Her Chapter. Ayan. At madami pa po. Ayan. Last na to si Miss Rachel, di ba? Arnel Igarula, thank you for watching. Kafatid, kindly follow FHS FB page. Ayan. With promotion pa yan, Maricar. Ayan. Celine Ridstruem. Ayan. Hello. Good evening to you, all of you ladies. Ayan, Maricar. At ayan na. Pagkatapos ni Miss Aya and Miss Rosella, medyo parang kailangan natin ng something to listen to. Oo, at dahil Team Helse si Ella, makinig po ulit tayo sa isang COVID info drive. Tama po ba yung isa? Welcome.
Ngayon, ikaw ay nakikinig sa COVID Info Drive ng Tandem Chicks, brought to you by the Filipino Helping Society in Norway. Lahat ng impormasyon ay nanggaling sa Norwegian Institute of Public Health. Hello there! I'm Eloisa Febalagat, one of the volunteers of the Filipino Helping Society in Norway, from Team Helse Ovalidehet. Tonight, I'm gonna share with you the latest COVID info drive that was updated June 10, 2021. The Janssen vaccine on an optional basis. The Norwegian government has decided that the Janssen vaccine will be offered outside the COVID-19 vaccination program. From 15 of June, people will be able to book an appointment for an assessment by a doctor in private practice, a vaccination clinic, or a general practitioner who offers the vaccine. People who would like the Janssen vaccine should first visit helsenorge.no and read about the vaccine and who it can be offered before they contact a doctor. In principle, we recommend that people follow the vaccination program, but some people may have good reasons for wanting the Janssen vaccine, says Minister of Health, Care and Services, Bent Høie. It is a single-dose vaccine, which means that people are fully vaccinated 3 weeks after receiving the dose. The Directorate of Health believes that the vaccine may be relevant in the following situations. First, necessary travel to a country with a high rate of infection or areas where the doctor finds that the benefit outweigh the risks associated with the Janssen vaccine. Second, people whose lives as unvaccinated person are so difficult that the time until they are offered a different vaccine poses a risk to their life or health. Third, when a close relative has a serious cancer or a close relative is receiving other immunosuppressive treatment and the doctor finds that the benefits outweigh the risks associated with the Janssen vaccine. Fourth, when the doctor has established a serious mental illness, risk to life, or considerable deterioration of quality of life as a result of long-term isolation and strict measures. Fifth, there may also be cases where doctors, on the basis of an overall medical assessment, taking into account what they know about a person's circumstances, conclude that the benefits to the individual outweigh the risk. These are fairly strict criteria, which means that some people who wish to have this vaccine may be turned down by the doctor, states Mr. Høie. Doctors are under no obligation to offer the vaccine. Doctors have the final say in the assessment of whether a patient should receive the Janssen vaccine or not. The patient has the right to be involved in the decision-making process, but cannot demand the vaccine. The vaccine and the vaccination will be offered free of charge. Separate rates have been set for doctors, reimbursement in connection with appointments and vaccination. Doctors are not required to offer the Janssen vaccine, but the Norwegian government has established a scheme to allow general practitioners, doctors in private practice, and travel vaccination clinics to prescribe the vaccine if they want to. If they offer the vaccine, doctors' offices are encouraged to publish information on their website or the municipality's website. This is in order to make it easier for people who want the vaccine and to know who to contact to. Doctors who want to offer the vaccine can order it via the Norwegian Institute of Public Health's website. The vaccine and the vaccination are free for individuals and all expenses are covered by the state at set rates. Once again, I'm Eloisa Febalagat from Pandem Chicks of Team Helse Ovalidehet. Thank you for listening and keep safe, everyone. Hada! Ayan, at nakikinig pa din po kayo sa Radio Inter FM 105.8. Ayan, Maricar.
Hindi kita marinig. Ayan, nakamute pala ako. Ayan, isa na namang impormasyon ang ating napakinggan. Bale, nabasa ko din yon yung tungkol sa Janssen's vaccination. Bale, i-open siya sa lahat, pero marami po tayong doktor na parang hindi nire-recommenda ang vaccine na yun. Kaya, mahalaga pong basahin natin o magkaroon tayo ng kaalaman about sa vaccine na yun. At kung ano po yung mga pros and cons. Ayan. Totoo, no? Kasi hindi naman pwedeng makinig lang tayo sa kung sabi-sabi, di ba? Or sa mga fake news na nababasa natin sa Facebook. Kailangan magtanong talaga tayo sa eksperto. Dahil ang mga eksperto, nag-aral yan sila. Mm-mm. Kaya maraming pasalamat din sa FHS na nagiging bahagi ng pagpapalawak ng kaalaman sa ating mga kapwa. At saka mahalaga po ito dahil ito ay para sa kalusugan natin, di po ba, Ms. Dazzle? Totoo. Speaking of mahalaga, isang mahalagang tradisyon ulit, Ms. King. Ang ating pabugto. Oo. Ayan. Ituloy-tuloy na natin. Oo. Nakapag-isip na ba kayo ng ng sagot sa bugtong kanina? Oo. May mga sagot na yan sila. At ayun nga po. Nakikita po namin sa mga comment ninyo ang sagot. Pero maaari pong abangan lang pang po natin yan. Maya-maya. At nakaka-excite. Dadagdagan pa natin yan. Panghuling bugtong? Yan. Panghuling bugtong. Bugtong-bugtong. Kay lapit-lapit na sa mata, di pa rin makita. Parang yung crush ko ata yun na. Parang lapit-lapit ko na sa mata niya, di pa rin niya ako makita. Ako ba? Totoo ba? Totoo. O, di ba? Kumbaga, kung nanay mo pa yan, di ba? Sabihin na, dyan na, tutuklawin ka na lang. Oo, ulitin ko lamang po para sa ating mga tagapakinig, bugtong-bugtong, kay lapit-lapit na sa mata, di pa rin makita. Ano kaya? Nakaka-intriga naman yan. Basta, ayun nga yung clue, no, Miss Maricar, isa po siyang parte ng katawan. Oo, parte ng katawan, ha? Hindi katauhan. Hindi si King ang answer. hindi din si Dazzle. Ayan, basahin lang po natin ang ibang mga comments. Hangin ba yan? Hangin yan? Sabi ni Miss Leia Jem. Abangan po natin ang sagot. Parte ng katawan. Parte ng katawan. At, ayan. Mga nagko-comment, comment lang po kayo at nababasa po natin yan. Ayan, kay Miss Eloisa Faye Balagat, Jing Lomsen. Woo! Ate Jing! Ayan, may mga fan base din po pala dito. May mga fan base dito si Miss Jing Lomsen. Ayan. Galing kay Miss Kish Mercado, Happy Independence Day. Maligayang araw ng kalayaan po, Miss Kish. Ayan. Ayan. Sino pa ba ang mga hindi natin nabasa? Ayan, sa ating mga tagapakinig, tagapanood, mag-comment lamang po. Ayan, Maricar, kay Michelle Kirens Jensen. Hello sa magagandang host, Dazzle and King. Maraming salamat po, Michelle. Maraming salamat po. Ayun, si Michelle din po ang nag-host kasama ng Ung last week. Kung natatandaan po natin yan. Ayan, makikita ko na rin ang mga sagot nila. Ayan, Maricar, parang gusto ko na naman makinig. May gusto akong pakinggan eh. Since araw ng kalayaan. Siguro mga OPM tayo, mga ganun. Oo, gusto rin yan ng ating mga tagapanood. Oo. So, ayan. Sige po. Pasok na ba natin yung harana po nata? Oo, Miss Dazzle. Handa na po ako. Handa ka na ba, Maricar? Oo. Iiyak ba ako dyan? Tignan natin.
Nangisi lang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilang. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Sa gabi napupuyat ang nanay mo sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka na ang iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mong maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na kailang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layo mo, di mo sila pinapansin. Nagaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang ulo mo'y nilapitan na iyong inang lumuluha, at ang tanong nga na, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong matay lumuluha na hindi mo napapansin. Pagsisisim sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisim sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisiin sa isip mo'y nalaman mong ika'y nagkamali. Ayan, Maricar! Naiyak ka ba sa favorite song mo? Napaka-talented naman pala ni Miss Dazzle. Oh, yeah. Si Miss Dazzle po yun. Napakagandang boses. Ayaw live version naman po dyan. Ayaw. Hindi ako nakasalabat eh. Kailangan magsalabat muna ako. Pero ayun nga, maraming salamat. Maraming salamat, Maricar. At nakaka-inspired yung kantang yun. At sana na-inspired yung mga viewers natin, di ba? Gaya nung sabi mo, ikaw mismo na-inspired ka dun sa kantang yun. Dahil ikaw ay breadwinner ng family. At ikaw ay isang anak din. Oo, at hindi lamang yun para sa anak at magulang, you know. Parang, oo, yun, para sa mga feeling, yung mga, alam mo, nag-ampon, ganun, yung, or sa mga kapatid, ganun, yung para bang ayaw natin silang mawala sa landas, di ba? Especially ngayon, yung sa droga natin, ganun. At marami, malaki yung pasasalamat natin na nagkakaroon tayo ng paglaban sa droga. Ay, ayun. Totoo.
At ayan, maraming salamat po sa mga compliments. Ayan, Maricar. At sa susunod, ikaw na ang kakantanin yan. Pero ayun nga din, no? Hindi lang sa labat ang kailangan, Miss Dana. Ayan, ang sabi kaya ni Ma'am Eloisa. Ayan. Basahin ko muna ang sabi ni Ma'am Eloisa. Woo! Miss Dazzle, galing! Ayan, at maraming sabi, salamat po. At sabi din ni Miss Bilski, Miriam, galing po ng kanta, Miss Dazzle. Ayan. Maraming na-inspire sa kanta mo, Miss Dazzle. Oo. Pero iniimbitahan natin sila, no, Maricar, dahil iyan ay harana po nata, ay bukas po sa lahat ng mga tao na nais mag-submit ng kanilang kanta. At ayun, ipadala lamang po yan sa iyomanalo@thefetchesnorigea.org. Ayan, welcome po ang lahat na yan. I-upload lang po ang inyong mga kanta sa nasabing email address at atin po yung ipapatugtugin sa radio station. Oo. Maricar, abangan talaga namin yan. Sige, mag-practice na ako baka ngayon, tapos mapapakinggan nyo siguro sa susunod na taon, no? Sunod na taon pa. Tagal. Pag ganun, ano, hindi lang kayo mapapaiyak sa boses ko, kundi parang mapapaisip na kayo, bakit ako nasa mundong ito? Grabe. Hindi naman sa ganun. Pero abangan talaga namin yun, Maricar. At ayun nga, magtuloy-tuloy lang tayo, no? Nakikinig pa din po kayo sa Radio InterFM 105.8. Ayun, Maricar, na-excite na ako para sa ating next guest. Sino po ba yan? Ito? Ayan. Ayan, magandang gabi po, Miss Leia Gem. Hi, guys. And Miss Kate. Hello. Ayan, hello, Dr. Kilala po ang ating mga magagandang bilang. Mm-hmm. Salamat po. Napakaganda ng smile nila. Ganda talaga ng smile. Salamat. Leia Gem. Salamat. And Maricar, no? Gusto ko lang din tanungin si Miss Leia Gem muna kung nais niyo po bang ipakilala ang sarili ninyo sa ating mga manonood. Ako nga pala si Leia, isang FHS volunteer under Team Helse. Yeah. Ayan. Miss Leia, may plano po ba kayo sa Araw ng Kalayaan bukas? So under under Oslo chapter ako, so bukas namin gaganapin yung community pantry. Ayan. Super excited. Nakakatawa. Magdadala din po ba kayong adobo? I think so. Adobo, pansit, and then syempre yung pinakamahalaga yung rice. Oo. Rice is life tayo. Hindi mo mawala yung rice. No. Oo. Ikaw, Miss Kate, kamusta naman po? Hello po. Good evening po sa lahat ng mga viewers natin. Ako po pala si Kate. Volunteer din po ako ng Helse, ng FHS under Team Helse Og Paldidehet. And yeah. Estudyante po ako dito sa Norway. Ganun na po kayo katagal dito sa Norge? Ate Leia, ako po magti-3.5. magti-3.5 na ako. Matagal na din. Nabisita mo na po ba ang pamilya nyo since then? Yeah, actually, noong 2019, nagbakasyon ako ng Pilipinas. Just before the pandemic. Yeah, just before the pandemic. Tapos, yun, di pa ulit na uulit. Sana. This sana year. Soon. Opo. Ikaw sana po, Miss Leia. Au pair ako dito sa Norway and I think mag 6 or 7 months na ako dito. Ay, bago pa lang po. Bago pa lang. Oo, bago pa lang. Yeah, galing ako ng Denmark. Ito? I see. Second. Okay. Yeah. Po. Nag-work din po ba kayo sa Denmark before you moved here sa Norway?
Oo, nag-u-pair ako sa Denmark for 2 years. Ah. And then after that, yeah, Norway. Mm-hmm. Ayan. So currently au-pair po kayo, Miss Lea? Yeah, I am a talented pair. Ayan. Nakatuwa naman po. Dahil isa po ako sa volunteer, so alam niyo po yung isa po natin sa bagong programa ng FHS. So ayun, matanong ko lang, no, Maricar, kung taga saan si Miss Kate at si Miss Lea Gem sa Pinas? May mga specialty po ba yung mga lugar nila doon? Mauna na tayo kay si Miss Kate. ako po taga Batangas po ako sa Pilipinas. So, Tagalog. And dun sa part namin kasi, sikat yung ano, Tulingan. Sinaing na Tulingan. So, yun yung isa. Oo, ang sarap nun. Sikat na, yeah. Isa sa pinakasikat na delicacy dun sa amin. And yun din yung isa sa namimiss ko ngayon. So gusto ko na kumain ng sinaing na Tulingan. Mas masarap yun kapag ano, kinabukasan ipiprito mo siya tapos partner mo siya sa sinangag. So namimiss ko yun. Ayun. Sa almusal. Pero yeah, matagal niyo na pong hindi nakakain noon? Or nagluluto din kayo dyan? Dito, ay, nakakain naman ako, pero hindi siya palagi. Kasi, ano eh, dun ko lang siya natitikman sa, pag nandun ako sa tita ko. Tapos, nagbigay yung friend niya. So, ayun. Nakakatikim pa rin naman, pero syempre, iba pa din yung kasama mong kumain yung pamilya mo. Yung oo. Ang naaalala ko, almusal. Yeah. Ang naaalala ko sa Batangas eh yung lomi nila. Tsaka, yeah, at saka lomi. Yun yung isa, yun naman yung naluluto din dito. Kaya lang, iba yung noodles. Kasi ay, walang oh fresh na Mickey dito. So, yung ginagamit namin is yung udon. Pero, yeah, iba pa din talaga. Oo. Iba pa din talaga yung lasa kapag sa Pinas yung mga ingredients. Tapos walang ano, mga kikiam kasi nilalagyan ng kikiam. Tapos, oo nga. Marami kasi siyang topping. So, yun din yung namimiss ko din sa Batangas. Yung sikat din yung lomi. Tsaka goto. Yan. Oo. Ikaw Bulalo. Po, Miss Lea. Ay. Taga Ifugao ako. So, sa norte. So, kung hindi kayo familiar sa Ifugao, siguro alam niyo kung saan yung Banawi Rice Terraces. Doon ako, taga Banawi ako. Yeah, and sa specialty naman namin, meron kami yung tinatawag na pinikpikan. Pero yung pinikpikan is more on sa taga norte siya. So, yung pinikpikan na yun is native chicken. Tapos niluto mo lang siya ng with water and with salt. Yun na yun. Yun na yung specialty namin. Wala kaming masyadong wala kaming masyadong ingredients. Yun lang talaga yung inaano namin. Just salt gamit lang. Yung, pero napakasarap. Anong klaseng chicken sa Miss Lea? Oh, oh. Nakaka-intrigue naman yun. Native chicken. Oh, yeah. Native chicken siya. Yung napapalaki lang sa bakuran, mga ganun. Oo, yun lang. Ayan. Nakakatawa. Kaya malinamnam. Yeah. So, ayan nga, Miss Lea, no? Isa sa viewers natin, si Miss Miriam, is taga Baguio, Benguet din daw siya. So, baka... Okay. Magkalapit lang kayo. Pwede nga, no? Pwede siyang batiin. Sige po. Ayan, hi, Miriam. Kamusta ka? Pwede niyo po siyang batiin sa sarili niyong dialect? Okay. Yeah, hopefully, inamamutan to no maawan dahil ito'y pandemic. Ayan, salamat. Ay, parang naintindihan ko yun.
Maintindihan mo, Maricar. Wow. Mag-meet daw sila kapag katapos ng pandemic. Ay, nakakatuwa. Oh, yeah, correct. Galing talaga, ang galing. Oo. Ikaw, Miss Kate, may bala ka bang batiin dyan in your own Batanggenya dialect? Alae. Alae. Nabati ko nga palang katilalae. Batanggenya din. Oo, totoo. Hello sa mga taga-Taal din, sa mga taga-Batangas. Oo. Ayun lang. Nakakatawa. Pero yung mga gusto niyong batiin sa Pinas, kasi yung mga nanonood din natin is mga taga-Pinas din. May iba nating viewers. Hello. Sige po, Miss Kate. Hello po sa inyo. Magandang gabi. Magandang gabi din sa Norway. Pero sa atin sa Pinas ay madaling araw na. Ay magandang umaga po. Ayan, nakakatawa. Kaya po, Miss Leia Jem, may gusto po kayong batiin sa Norte? Okay lang bang magsalita ako ng salitang? Opo. Opo. Napapanahon po yan. Oo. Okay, so, hello, isa yun namin ang taga Banawi Fugao. Ibigat yan, Independence Day, so... Kailang may bagaya. Happy Independence Day. Hagiyo and matago-tago taon namin. Salamat. Ayan. Walang anuman po. Naintindihan ko lang isalamat. Ako din. Ayan. Nakakatuwa, dahil, no, Maricar? Dahil pinagdiriwang po natin ang Independence Day, meron po bang mga specialty or paraan ng pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas dun sa lugar natin sa Pilipinas, sa lugar ninyo? May natatandaan po ba kayo? Sa amin, wala. Parang traditional lang na manonood kami sa TV kung anong ganap. Diba? Oo, di yung mga history. Yung pag... nang watawat sa Luneta Park. Yun lang. Parang naging lang na tradisyon na panoorin. Tapos yung... Minsan, di ba, sa mga news, inaano din nila yung dun sa bahay ni Emilio, ganyan. Pero walang naging traditional na... Pagdiriwang. Kapag kapag Independence Day. Siguro, nung elementary, yung gagawa ka ng watawat ng Pilipinas. Pero... Oo. Yun lang. Yun, tapos uwi ka sa bahay na, gumawa kami ng watawat, ganyan. So, yun lang, yung naging tradition. Pero, unlike dito na, kapag yung nila is talagang may national costume, may ano. Nakarelate ka ba, Miss Leia Jem, kay Miss Kate? Actually, ganun din sa amin, hindi kami nagdiriwang actually ng Independence Day. Yung kapag nasa nung elementary and high school lang, yun lang yung talagang special occasion. Pero so far walang special na parada ganun. Oo. Yeah. Sadly. Ako naalala ko naman noon, yun nga, nasabi ni Ate Kate na yung gumagawa ng watawat ng Pilipinas, di ba? Yeah. Ang naalala ko nun, may mga paraparada din na parang katulad dito, may mga, yung mga bata, di ba, may hawak-hawak silang watawat ng Pilipinas, then winawagayway nila, pati din sa mga tahanan, naglalagay tayo ng watawat ng Pilipinas sa labas. Diba? Parang yun na yung pinaka pagdiriwang natin ng kalayaan ng Pilipinas. Kumbaga iba-ibang parte sa Pilipinas, iba-ibang paraan din ng pag-celebrate ng Araw ng Kalayaan. Ayun. Ako din, wala din ako maalala ng special nung kabataan ko. Kabataan, tanda ko na kasi. Hindi, yun nga.
Yun nga, gagawa ng, gaya din ang sabi ni Miss Kate and ninyong lahat, no? Parang, ayun, gagawa ng watawat sa school and then uwi ng bahay. Tapos, makita mo, punong-puno na ng watawat ng Pilipinas yung paaralan yung ganun ba? Mm, yeah. Oo. Mm. Mas marami kasing, ano eh, activity sa school. Yung ganyan, di ba, may mga pa-quiz pa about sa history ng Pilipinas. Mm-hmm. Tapos, yeah. Flag ceremony, may costume din or yung ano yung mag i-act nila kung paano nakipaglaban ng mga hero ng Pilipinas sa ating mga ano mga sa mga Espanyol ganun. Oo. Sila pulapo no. Yeah. Ano siya nakipaglaban? Mga ganun ba? Oo. Ayun. Pero yun nga, Maricar, no? Si Miss Kate and Miss Leia Jem is gaya ni Miss Rosella is from Team Hilse din. So baka may mga nais silang karagdagang sabihin. Promotion from Team Hilse. Kayo po, Miss Leia Jem or Miss Kate? Miss Leia Jem. ipapasa ko lang kay Miss Kate. Sige po. Dahil si Miss Kate naman po ang PC. Yeah. Abangan niyo po lagi ang COVID info drive kasi Team Helse po lagi pong magpo-provide ng update information po regarding sa corona situation po natin. And abangan niyo din po sa Independence Day, hindi lang po ito pang Team Helse but yeah, all chapters here in Norway, Oslo, Barum, sama-sama po sila for a community pantry. And yung mga nag-register po, we are looking forward to meet you all. And maraming ganap ang FHS, hindi lang sa Team Helse. And abangan nyo din po ang mga NOSH trainings program, mga Sprock Cafe. It is important po na mag-join po kayo sa mga ganung program para po nasa ganun po may ma-practice po natin yung mga yung language po natin yung Norwegian language po natin na napaka-importante po sa dito sa Norway. And marami po kayong dapat abangan from Team Helse, from Kulturang Noy P and New P in Norway. So keep update lang po sa ating FB page, The Philippines KL Pesampon in Norge. Pwede nyo din po kaming i-follow sa YouTube, The Filipino Helping Site in Norway, and sa Instagram po. And, yeah. Ayan, napakaraming programa, gaya nga ng sinabi ni Miss Kate. Napakaraming programa ang lalabas under FHS. So, abangan po yan ng ating mga maninood. At ayun, may gusto pa po ba kayong sabihin, Miss Leia Jem? Wala na siguro. Wala na. Bukod sa, ayun nga, makaragdagan na katanungan lang, may favorite ba kayong pagkain na namimiss sa Pinas? Or parang tradisyon na mga ganun ba? Na parang biglang tumigil or biglang na-stop nung nandito tayo sa ibang bansa? Ako madami, Char. Hindi, yung ano, Jollibee, Char. Ah, Jollibee. Trending ngayon si Jollibee, pero, yan, miss ko na yung Jollibee. Napamiss yung, ano, chicken. Kumbaga, as a Filipino, di ba, yun na yung naging traditional natin na pagkain, di ba? Sa Pilipinas, for parang sa lahat ng mga fast food chain na international, yun yung unang fast food chain na talagang Filipino concept and related na related sa Independence Day, kumbaga. Oo. As a part of being paano pagiging makabansa natin or yeah, pagiging malaya natin sa ating bansa. Kumbaga naging nakalakihan muna din yun. Muna yung pagkain sa Jollibee tuwing may occasion. Gaya ko personally, I'm a jolly kid. Yeah, ako din. So yun yung namimiss ko. Yun yung namimiss ko sa na pagkain sa ngayon.
Ayun lang. Ikaw, Miss Lea Jim. Oh, yeah. Aya, Chef Alibi din. Katulad ng sabi ni PC Kate. Talaga nga namang nakakamiss yung, oh, especially yung spaghetti nila. Walang tatalo sa spaghetti ng Jollibee. Jollibee. And of course, oh, yung native chicken. Talagang namimiss ko yung native chicken. Sabaw pa lang talagang. Oo. Oh, oh. Oo, oh, totoo. Namimiss din namin yan ni Maricar. Di ba, Maricar? Yes. Miss ko na din yung ano pala, inasal. Mang inasal. Lahat ng pagkain. Filipino food pagkain. Talaga the best na yan. Ayan. At yun nga po, maraming salamat Miss Kate at Miss Lea Jem. Maraming salamat. At napaka-unlakan ninyo itong gabing ito. Salamat po sa pag-imbita. Oo, maraming din. Salamat. Okay. Happy Independence Day po. Happy Independence Day po sa inyong dalawa. Sa inyong Happy Independence Yeah. Sa inyo din po. Maraming salamat. Opo, paalam. Ayun na nga, Maricar. Puro pagkain tayo. Food is life. Sa ika nga nila. Diba? Oo. At marami pa ay may makikilahok po ulit sa atin. Diba, Miss Tessa? Oo, totoo yan. At i-welcome na po natin agad-agad ang ating mga next guest. Ayan, si Miss Gio from Barna Abdeling and Miss Ruby Riola, social science student. Hello! Hi! Happy Independence Day po sa inyong dalawa. Happy Independence Day. Ako nga pala si Gio Rilin from Barna Abdeling, saya di pa nakakakilala. Ayan. Pakilala nyo din po sa sarili nyo, Miss Ruby. Hi, ako po si Ruby May Riola and nakatira dito sa Barum. And yeah, currently studying here in Norway. And I was an au pair also before. Happy Independence Day po. Happy Independence Day din po. Yeah. Kumusta po? Kumusain muna natin si Ruby. Okay lang po. Ayan. Salamat po sa pag-imbita. May plano po ba kayo para sa celebration bukas? Opo, tomorrow. Nag-invite kasi po yung kapitbahay po namin dito na Filipino. Pero nakapag-asawa po siya ng Norwegian. Hi, Ate Merced. In-invite po niya ako kasi na may kainan po sa kanila. So, I'm looking forward sa mga food tomorrow. Oo, nakakatawa. Anong inaabangan mong pagkain, Miss Ruby? Yung meron ka bang pata. Favorite Filipino food? Oh, crispy pata, di ba? Yeah. Ayan, nakakatawa. Abangan natin yan bukas, no? Ayan. Ikaw, Miss Gio, paano po ba ang celebration niyo bukas ng Araw ng Kalayaan? May crispy pata din po ba kayo bukas? Actually, we did it in advance, no? So, by the way, I would like to shout out FHS Halden chapter. So, from Shout Halden up. Po. So, and so we did it in advance last June 7. So for the sake na everyone is maka-attend. So we did the community pantry, by the way. And thank in you po advance. Pala sa pag-invite. Yes po. Mm-hmm. Ayan, mm-hmm. Nakakatawa. So ayun na nga. Itatanong ko lang po no kay Miss Ruby muna. Miss Ruby, saan ka po ba sa atin sa Pinas? Sa south po, sa Mindanao. Oh, ayan. Sa North Cotabato, specifically Uh-oh. Sa Kidapawan po. Oh, ayan. Nag-shout out naman dyan sa mga taga Kidapawan, mga taga south Cotabato. Of the Philippines. Ayan. May pagkain po ba kayo na namimiss? Marami po, pero yung first na nag-pop up sa mind ko is, alam mo yung bulad?
Tuyo. Tuyo, yeah. Tuyo. Okay. Dried fish. Yan, fish po ba yun o yung pusit? Yeah. Iba, iba dried pusit? Fish. Pwede din po. Dried pusit. Pwede din po. Yeah. Mas long as pwede tuyo. Siyang pusit. Okay. Yeah. Salted fish. Something like that na pina-dry. Meron ba kayo ganyan sa north? Hmm. Oo, may ganun kami. May dried kami. Oo. May ganun din. Ayun nga, si Miss Gio din, if I remember, taga Davao po kayo, Miss Gio, right? Yes, from Davao City. So, area lang din with Miss Ruby, right? Kidapawan is just 3 hours away kasi lagi ako doon, if I'm not mistaken. Yeah, lagi din right. Sa Davao. Yeah. So nice to hear. Yeah, it's 3 hours away. And then, yeah, bulad din. Ah. Ayan. So parang nagkakaintindihan kayo or same language lang din po ba yung sa Davao and Kidapawan? Yes, of course. Oh, pero yes? May pagka-Ilonggo konti yung Kidapawan, di ba? Yung, ano? Actually, melting pot po kami ng different dialects. Yes. Kasi may Ilocano kami, may Muslim, different kinds of Muslims. Yes. We have Ilonggos, we have Bisaya, different kinds of Bisaya, different kinds of Ilonggos. Yeah, so we are melting pot po. So, uh-oh. Yeah. Nakakatuwa malaman, no? Napaka-unexpected isipin na biruin mo sa Pinas tayo nang galing. And then yung specific na area sa Pinas, makakatagpo ka ng kababayan mo sa ibang bansa. Isn't it amazing? Yes, it is. Oo. Ang sarap din sa feeling. Mm-mm. Oo. Totoo. And then yun nga yung lagi kong sinasabi na ano na wherever you are or kahit iba man yung itsura or kulay or everything or hindi ka man pinanganak sa Pinas but still you're a Filipino and it's so nice to ano be acquainted again. Totoo yun. Yeah, sorry. Go ahead. Sorry. Bumabati sa inyo si Miss Charina. Go, go, Miss Gio. Super active na volunteer na team newbie. Thank you. Yeah, totoo. Pero kasi po, si Miss Gio is member din. Volunteer ng team newbie in Norway and Barna of the Ling. Ayun nga, Miss Gio, may nais ka po bang i-promote or sabihin with the both teams? Ah, diba? Kasi active talaga si Miss Gio. Yeah, because I really like to help. You know, it's really my passion since then to help, to reach out for people because I know that that's the only way that you can serve with God. You know, even though I am not that religious type, you know, but I really like to live it within me. And I would like to shout out pala yung sa Barn of Daling. So meron kaming programs ngayon ongoing. What we're doing is we will be making videos and we will be posting it on YouTube, but what we are going to do is that hiniwalay po namin Bisaya kasi ako medyo nahihirapan ako mag Tagalog, sorry. Pwede mo sabihin din in Bisaya, no problem. And so hiniwalay namin yung ano yung from 0 to 7 years old and then yung 8 to 14 years old kasi there are two markets here, you know, because from 0 to 7, that's a very crucial stage. You know, if we remember when we were back kids or now, most of the memories that we are remembering is when we were 5 or 6 years old, diba? So even yung mga ano na yung mga old age, diba, pag bumabalik sila, they will always back to those age because those were the time that we don't have filter mechanism like naiisip natin lahat, diba? So that's why sineparate namin sila. And then from 8 to 14, gagawin kami ng videos na sila yung target market is because iba din yun, iba din kasi yung from 8 to 14, they started to think and they know what's right and wrong. They have been curious and everything. So it's very exciting. Actually, we just released one video
from our co-volunteer, Miss Judy Bergman. And it was so amazing yung gumagawa siya ng flag. Talaga po? Kailan po namin yan kaya makikita, Miss Gio? I think it has been posted kasi para yun sa ano, sa Independence Day din. Okay. So, and then yung following videos is supporting din sa paggawa ng flag kasi our goal is para naman yung mga Filipino-Norwegian dito sa Norway is malaman naman nila yung kaunting historia dito ng ano ng Philippines kasi 'di ba? Is for you to be able to live your life, you must know where you came from and then ano yung historia for you to be able to mold you into a person that you will be in the later part, like. Tama po yan. And I think you have a very important role din po, Ms. Gio, no? Kasi nasa Barna of Deling po kayo, nasa Children's Department. Yeah. Thank you. Nakakatuwa. And bukod sa Barna of Deling, Ms. Gio, may nais pa po ba kayong ipromote from Team Newbie Norway? Yes, from the Newbie in Norway. So we are having Spro Cafe. That's every week. So meron kaming coming upcoming ngayong June 17. So watch out po. And then meron din tayong nurse trainings program. So that's by chapter. And so it's also ongoing. And the celebration. Ang dami. Actually, honestly, one thing that I love with FOS, kasi there's a lot of organization, but one thing I love with the FOS is the goal. You know, the goal to help the Filipino and the small minorities to integrate in Norway. So that goal makes me, okay, I would like to be a member and a volunteer of FOS because we have a lot of projects. Thank you. Kasi yun nga, Maricar, no? Aside from volunteering, is nag-work pa din sa labas ng organization si Miss Gio. So, ayun, we really appreciate your passion, Miss Gio. At ayun, maraming salamat po. May mga nais po ba kayong batiin abroad or sa Pilipinas with your own dialect or mga tao? Shout out the eyes sa akong mama. I think matapos siya karon kaya ko siyang ki-invite ng mutan-aw. So, hello. And then from Halden, shout out ko sa akong ano sa akong my still my stepdaughter. Hi, Angelica. Yes, I'm the master. So, hello. Shout hello. Out. Shout out. Ayan. Thank you. Ayan po, maraming salamat Miss Gio, no? At dumako naman tayo kay Miss Ruby Maricar. Opo. Ayan Miss Ruby. Yeah. Ano pong maibabahagi ninyo? As yung pagdiriwang mo sa Independence Day. Oh, like kasi po si Miss Ruby, no, Maricar is a social science student then. Student din siya gaya mo, Maricar. So, ayun nga po Miss Ruby, no, may maari po ba kayong i-share like experience din mo ng araw ng kalayaan dito sa Norway or sa Pinas? Like yung tradition na nagawa mo before. Actually, ang naalala ko lang is hinihintay ko yung Independence Day kasi walang pasok. Oh, totoo, di ba? Na-remember niyo ba yan? Kaya, kasi holiday pala siya. Yeah, so walang pasok. So, free ang school, right? Oo. Totoo yan. But the main thing is that, kasi, you know, sa generation natin ngayon, unlike here in Norway, na very showy sila sa like for example the tradition of my right sa tradition nila, but us in the Philippines parang ang na-remember ko lang is yun nga yung na sabi ng ibang mga guests na pag-raise ng flag sa Philippines and then so we don't have wala akong na-remember na yung parang in granding, you know, like parade or something like that. But in school, obviously, 1 week yan tinatakil, di ba, kung ano yung Independence Day para ma-reminish ng mga bata, ng mga students, kung ano yung, kung ano talaga yung dahilan ng Independence Day. Here in Norway, last year,
And no, not last year because Corona, right? So last year, nag-invite din yung si Ate Merced ko. Kumain lang yung parang community, yung community, Filipino community here sa bahay niya. Bale, nag-invite siya ng mga... Kamusta naman sa feeling nung na-experience mo yun abroad? Honestly, it was like, masaya kasi parang, ang sa feeling ba na sa Pinas, parang tinitake for granted ko lang before kasi andun nga, parang, yeah, you know the feeling, right? But when I was here and then experienced it, I really took like, very seriously kasi parang, oo nga pala, no, parang, Independence Day, binigay sa atin ng mga heroes natin before, and then we should celebrate it, and we should be thankful about it. And tama. Then, yeah, so, kaya yun, na parang, I'm so happy that Filipinos here, especially one of my neighbor, asked me to, invited me, like, to celebrate. Kasi tomorrow, she has a big flag of Philippine flag. And then she will put it outside her house. Mm-mm. Yeah, so I'm so excited. And oo, nakakatawa, nakaka-excite. Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. And then gusto ko lang i-share kasi kanina breakfast kami ng host ko ba. Tapos tinanong ako ng host mom ko anong plano ko tomorrow, and then I told her na we will celebrate Independence Day. Mm-hmm. And then the little one asked me magbunad ba daw ako? Oh, yeah. Kasi in-explain ng nanay niya na Independence Day, same siya ng Sitting of Mag, in Grande, blah, blah, blah. And then, maghapabunad ba daw ako? Sabi ko, hindi, wala akong bunad. Oo. Totoo. Host mom is, kasi right now, nakatera ka pa din sa host mo, right, Miss Ruby? Yeah. You also had a very good connection with your host when you were an au pair before. Actually, it's my third year staying with them. Oh, yeah. So I'm really attached to the family also. So I'm so happy to be part of this family. Yeah, that's good to know, Miss Ruby, that you had a good relationship then. May maganda kang relasyon sa host mo before. Ayun nga. Miss Ruby, may mga gusto ka bang batiin sa Pinas or like in your own dialect? Or mga friends mo? Ayan nga po, basahin ko lang Miss Ruby, no? From Miss Gege Sanghel. Go, Ruby! Ayan. Ayan, and then si Miss Miriam. Kilala ko din po si Miss Ruby. Famous pala to si Miss Ruby, no? Artista pala ito. Ayan. And then from Miss Chai, yahoo! Friend ko yan si Ruby. Blooming, oy. Thank you. Yeah, so may message ko sila, and then you know, binigay ko yung din, sabi ko, i-view niyo yung guest ako ngayon, so thank you for watching, friends. Ayan, Miss Maricar, napanood po ata ni Miss Rachel yung video ng Sabarna Avneling. Ang sabi niya po, ang gagaling ng mga kids and mommies. Oo. Totoo. Saludo din naman ako, no? Kasi kahit mommy sila, and hindi biro maging mommy talaga, no? Eh, kala mo naging mommy na, no? Pero kasi as for my mom, grabe din talaga yung mag-aalaga ka pa. And then lalo na yung mga working mom talaga. And then plus the fact na mag-volunteer pa sila sa FHS. Grabe. Grabe. Wala akong masabi talaga. Oo, naman talaga yung passion nila. Oh, sige po. Yes, Mr. B? Oh, yeah. So, i-share ko sana na it's gonna be 123 years tomorrow as our Independence Day from before. Yes. Mm-mm. Ayan, thank you so much, Ms. Ruby, for sharing that. At yun nga po, may mga nais ka po bang batiin? Binabati ko po yung lahat ng mga viewers, and then yung family ko sa Pinas po. Ayan. Hello. Maraming salamat. Ayan, Miss Gio, may nais po ba kayong idagdag?
Ayos, for those na gustong matuto yung mga anak nila like history or gustong matuto yung mga anak nila na magkapagsalita ng Tagalog or Bisaya, though yung Bisaya is in the process. So yung makapagsalita ng Tagalog, so just support the Philippines KL Pesofo ni Norge sa YouTube. So makikita nyo po yung mga videos na ina-upload namin na. And then for those po na gusto ring malaman yung history talaga ng Pilipinas, so para naman po alam nyo kung saan kayo nang galing, then in that way you will learn and makakapag ano din kayo, makapagnilay-nilay kung saan ba talaga at ano ba talaga yung mga ugaling nakuha sa Pilipinas. Kasi I will just like to mention na Filipinos, we are very known to be hospitable, very loving, caring, and sometimes we will be called the smartest because of this undying love that we have, or unconditional love, ika nga nila. So, I would like to invite those mommies na even though nandito na tayo sa labas, just please educate your children. Kasi alam naman natin dito sa Norway, iba na yung ano, iba na yung educational system. So, wala na sa kanila yung about her history, because kung wala kasi din, kung hindi kasi natin sa kanila i-share, so they can't appreciate the freedom that we have. Kasi if if it is not about, kung hindi kasi dahil doon sa mga heroes na nakipaglaban sa Philippines before, I don't think we are in Norway right now. Mm-hmm. We're still in the Philippines and still suffering from, di ba? So hindi ko na lang siya makwento because I think it's already time. So yun lang po, I'm inviting them for them kasi it will help a lot. Especially in raising up their kids. And thank you. We agree. Thank you so much, Miss Gio and Miss Ruby for guesting tonight. Thank you. Thank you. Binabati po kayo. Binabati po namin kayo ni Maricar ng maligayang araw ng kalayaan. Kalayaan. At ayun, Maricar. Ayan, medyo palalim na ang gabi. Pero ready pa rin po akong makinig sa isang Harana Ponata. At nakikinig pa rin po kayo sa Radio Inter FM 105.8. At muli pinapasalamatan po namin si Miss Gio at si Miss Ruby sa paghahandog ng inyong oras sa gabing ito. Yeah. Thank you po. Salamat po. Thank you. Bye. Paalam po. Napakaganda, Maricar, no? Pero ayun na nga, gaya ng sinabi mo, susunod na ang Harana Ponata. Ponata. Lagi kong naalala ang kanyang tindig at warma, at kapag siya ay nakita, kinikilig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type ko. Bakit ka ganito ang nadarama ng puso ko? Minsan siya ay nakausap o ay parang nasa ulam. Nang ako'y kanyang titigay, sa puso ay anong sara? Tunay na kapag umibig, lagi kang mananaginip. Pagkasama mo siya, ay di kaya na walang pati. Mr. Cupido, ako na may ba't hindi pa nait ang kanyang damdamin at nang ako'y mapansin?
ay parang nasa ulan. Nang ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sara. Tunay na kapagay, baby, lagi kang mananaginip. Pagkasama mo siya ay di kaya na walang pati. Mr. Cupidon, ako na may tunungan mo. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin at nang ako'y mapansin? Mr. Cupido, sa kanya'y dagdagan ako. Huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin at ang ako'y mapansin? Mr. Cupido, sa kanya'y dagdagan ako. Huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Ayan, kay ganda naman, yeah. Mr. Cupido. Maricar. Cupido. Kung alam mo, Maricar, kung na, sinong nasa likod ng harana po natin na yun? Oo naman. Boses ng ating pinaka-talented na VP yan. Si Miss Eunice, di po ba? Oo, tama-tama. Si Miss Eunice Manalo. At sa kanya nyo din po isesend ang mga entry ninyo sa para po ma-play natin sa harana po nata. Ayan. Ayan. Sana may ma-Mr. Cupido na rin ako. Oo, diba, King? Ayan. So, ayun na nga. Nalalapit na tayo sa pagtatapos, Maricar. Opo. Ayan. So, medyo, pero yun nga, may katanungan lang ako, Maricar, may Mr. Cupido ka na ba sa buhay mo? Sa ngayon, pinagdarasal muna. Pinagdarasal, ayan. Nadadaan naman kasi yan din sa dasal, di ba? O baka may ano lang, may napahaginan. Baka nahanginan, ayan. Balutin mo ng init ng iyong pagmamahal para hindi lamigin, di ba? Ay, gagawin ko yan. Oh, di ba? Totoo mga, yan. Magaling tayo magmahal. Oo, totoo. Di ba? Alam mo yan. Alam mo yan. Oh, isa so, ayun na nga. Isa ng makakapagsabi niyan yung iyong mapapakasalan. Papakasalan. Oo. Ayan. Oo. Shout out kay Sondra. Kinanggit yung pangalan. Hindi. Uh-oh. Ayan, naantig ang ating mga puso sa ating napakinggan ngayong gabi, sa ating mga harana po nata. At nagkaroon din po tayo ng palaisipan dahil sa ating traditional na bugtong. Handa ka na po bang malaman ang mga sagot sa ating bugtong? Oo naman, napaka-thrilling naman yan. Ay, naabangan ko talaga yan, Maricar, eh. Ayan na ba? Sasabihin na ba natin yung sagot ngayon? O bukas na lang? Ay, wag na natin patagalin, Dasal. Ngayon na natin sabihin, baka hindi pa yan ikatulog ng ating mga manonood. Oo, totoo. Ano nga ang ulit nating bugtong, unang bugtong? Yeah, ang unang bugtong natin, heto na ang magkapatid, nag-uunahang pumanhik. At? Heto na ang magkapatid, nag-uunahang pumanhik. Ayan ang unang sagot. Ang sagot. Drum roll. Dig-ding. Ayan, at ang sagot ay mga paa. Paa. Ayan, Miss Ruby, Miss Lynn, Miss Nery. Magbasa lang po ako sa mga sumagot na ating mga viewers. Ayan, si May Ruby, paa ang sagot. Ang sabi naman ni Lynn,
Is it feet? Is it feet? Yes, it's ayan. Feet. Ayan, sabi din ni, tama rin po ang sagot ni Miss Bilski, Miriam, mga paa po. Oo. Totoo, ayan. Maraming nakahula ng sagot. Nakahula. Totoo, napakatatalino naman. Oh. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang bugtong, Maricar. At ang ating ikalawang bugtong ay dalawang batong itim, malayo ang nararating. Ayan, ulitin lang po natin, dalawang batong itim, malayo ang nararating. At alam mo ba ang sagot? Opo. Maricar? Oo, basahin na lang natin ang mga sagot ng ating tagapanood at tagapakinig. Ang sabi ni May Ruby ulit, mata. Ang sabi din ni Miriam, mata din. Oo. Ang sabi din ni Janet Holzhagen, mata. Oo. Ang sabi naman ni Jean Lamsen, darna. Ay, medyo malayo-layo, no? Pero, ano po ba ang ating sagot, Miss Tasso? Ang sagot ay mata. Ayan. Ayan. Tamang-tama, mata. Hindi si Darna, pero si Darna ay may mata. So, ayun. Ayan, Maricar, ang huling bugtong. Ang huling bugtong, kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. Ayan, at ang sagot, si King, no? Ah, si King. Ayan. Ayun. Dapat sabihin sa crush, no? Oo. Ano po bang sagot ng ating mga tagapakinig at tagapanood? O ikaw, Miss Dazzle, ano pong... Ayan, si Imada, Sesh, ang sagot ay sauna. Ha, ha. Ayan. Pero, yeah, hindi po siya sauna. Bakit naging sauna yon? Oo nga, yun nga din, no? Hindi, ang sagot ko crush, mga ganun. Pero yun nga, huwag na natin patagalin, Maricar. Ang sagot ay tenga. Tenga. Okay, lapit-lapit sa mata. Na, no? Di mo pa rin makita, no? Dapat gumamit ka sa lamin, di ba? Para makita ay, mo. So, makikita mo na siya. Oo, totoo yan. Ayan, at maraming salamat po sa ating mga viewers sa paglahok ng ating pabugtong only from Kulturang Noypi. Maricar, maraming salamat. At ayan, nalalapit na ang ating pagtatapos. At may mga pabaon ba tayong natutunan ngayong gabi, Maricar? Oo, balikan muna natin yung ating pinagdiriwang or ipagdiriwang bukas ang Araw ng Kalayaan o Kasarinlan ng Pilipinas. Sa mga nasabi po ng ating mga guests, may medyo nag-e-echo tayo. Ayan, napakahalaga po sa atin ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas dahil ito po ang dahilan kung bakit tayo naririto, kung bakit natatamasa natin yung kung anong meron tayo, kung anong kalayaan meron tayo at nagiging proud tayo bilang isang Pilipino. Dahil po yun sa pakikibaka, pakikipaglaban ng ating mga heroes. Ano na nga sa hero? Bayani ng ating mga bayani. Ayan, Maricar. Parang medyo sa mga yun kasi parang naging modernized na din yung pagdiriwang natin sa Araw ng Kalayaan. Pero yun nga, marami akong natatandaan na parang 17th of May din na pagdiriwang sa Pilipinas. Pero sa ngayon, parang naging more on social media na lang. Tapos mga, syempre marami tayong mga arts. Mm-mm. Saka makikita rin natin sa, mapapakinggan natin sa ating mga musika. Kung paano nila nilalarawan ang kalayaan ng Pilipinas at sa mga panood natin. Diba, Miss Dazzle? Ikaw po. Totoo. I agree sa lahat ng sinabi mo, no, Maricar. Ngayon ay lahat ay modern celebration na, 'di ba? Karaoke, bonding with family. Pero sana 'wag din po natin kalimutan kung bakit at paano po natin sineselebrate ang ating Araw ng Kalayaan.
gaya ng sinabi mo, Marika, gaya dito sa Norway, napaka-importante sa mga Norwegians ng kanilang sitnamay dahil doon sila naging malaya. So, gaya din sa Pinas, no, mga kapwa Pilipino, so, naisipin din natin na naging malaya tayo at maging masaya tayo dahil doon. At ayan, at i-enjoy po natin sa 12th of June ang lahat ng adobo at lumpia na ating makakain. At kaya nga nang sinabi ni Miss Ruby, ang crispy pata, mag-crispy pata sila bukas, di ba? At ayan, pasahin lang po natin ang mga huling pa-shoutout ng ating viewers from Joseph Bantolo. Thanks from Shirikinas. Maraming salamat din po, Joseph. At Katrina Payo, shout out to Miss Ruby. Ayan, famous talaga si Miss Ruby, no? Oo, ayan, Miss Maricar. Pero na nais ko lamang idagdag bago tayo magtapos na hindi lamang po yung mga naunang bayani natin, mga ancient heroes natin, mga katulad ni Rizal, ang pinagdiriwang natin tuwing Independence Day, kundi yung mga kahit sa ngayon na patuloy na nakikibaka para sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipinong tinatayo ang ating bandila, ang ating pagka-Pilipino. Mabuhay po, mabuhay po kayo. Mabuhay po tama, Maricar. Tama, Maricar. At maraming salamat din na ikaw ang naging co-host ko tonight. At marami akong natutunan maraming mula sa iyo, Maricar. Maraming salamat, Miss Russell. Isang karangalan. Mm-mm. Maraming salamat, Maricar. Ayan. Mabuhay at maligayang pakikinig sa Radyo Inter FM live program dito sa FM 105.8 MHz. Ang pinuno ng Radyo Inter FM ay si Dogan Gursel. Ang pinuno ng programang Pang-Filipino ay si Sally Ria Malayan ng The Philippines kay Yelpa Samfun in Norge o The Filipino Helping Society in Norway, FHS. Mapapakinggan ninyo ang programang ito sa aming website na interfm.no. Sa mga gustong magsulat ng email sa radyo istasyon, mag-email po lamang sa interfm@online.no. Ang telepono sa studio ay 320-1300. Kung nais nyo namang mag-email sa amin, isend lamang ito sa info@fhs.org. Maari din kayong mag-chat sa aming Facebook page na The Filipinske Yelpa Samfun in Norge sa address na fhs.org.no. Maraming salamat po sa pakikinig at maligayang araw ng kalayaan. Upon ang alaw na luwag at itoksipan.